Kabanata 301. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Tila nabasag nilang lahat ang babaeng manika. Ang kanyang hitsura ay nagbigay ng aral sa lahat. Hindi magandang maging babae. Well, patay na ang Scarlet Munda Wist, hindi ba tayo? Ano sa tingin mo? Isa na tayong palaso sa dulo ng paglipad nito, at hinahamak pa nga ng mga tao ang ating buhay at kamatayan. Sana nga, ang kanyang layunin ay tila si Jiang Chen at ang reincarnation ng buhay na Buddha. Hakbang na naglakad si Zhu Chenying patungo kay Jiang Chen. Ibigay ang Heavenly Dragon Sword, Ancestral Dragon Pagoda, Myriad Thing Source Chi Cauldron. Si Zhu Chenying Koldi ay nanunood kay Jiang Chen. Sa sandaling iyon, bahagyang nabigla rin ang puso ni Jiang Chen. Paano ba naman kahit si Zhu Chenying ay hindi alam kung ano ang kanyang Ancestral Dragon Pagoda at Myriad Thing Source Chi Cauldron? Sino siya? O kung sino ang nasa likod ng tao, paano siya nagsoak ng mga bagay tulad ng likod ng isang kamay? Sino ka? Kumunot ang noo ni Jiang Chen at nagtanong sa mahinang boses. Kung hindi ka magbabayad, mayroon lamang isang patay na daan. Zhu Chenying walang malasakit na kalsada. Habang Jiang Chen ko, ayoko talagang ibigay sa'yo. Kung mayroon kang kakayahan, maaari kang pumunta at kunin ito mismo. Tumayo si Jiang Chen sa paligid ng dibdib at bahagyang ngumiti. Ang kawalang interes at dignidad ng sulok ng bibig, na magkakaugnay, ay nagpagulo sa kanya ng labis. Sino ba naman kasi ang galing niya? Kakaunti lang ang nakakaalam na sila ay Ancestral Dragon Pagoda. Ang mga taong nakakaalam sa kanyang Myriad Thing Source na Chi Cauldron ay bihira pa nga. Tanging ang mga pinakamamahal lamang ang nakakaalam, ngunit siya ay isang kayamanan. Okay, pagkatapos ay tutuperin kita. Lumabas si Zhu Chenying, ang talim ng espada ay lumingon sa mga bituin, itinuro si Jiang Chen. Umatras si Jiang Chen, at nanginginig ang Heavenly Dragon Sword. Sa sandaling ito, kailangan pa niyang lumaban ng isang beses at magtakda ng maliit na pagkakataong mabuhay para sa kanyang sarili. Itong lalaking ito, may kapangyarihan bang lumaban muli? Ito ay hindi kapanipaniwala. Oo, ilang beses na itong tinamaan ng husto. Talagang hindi kapanipaniwala na kayang labanan ang babaeng ito ngayon. Ang maipapaliwanag lang ay sobrang overbearing ang kakayahan niyang makarecover. Kung hindi, hindi magiging posible sa ganoong kaikling panahon na makalaban ng isa-isa, at magiging parang war god. Lahat ay may pakiramdam ng pagkamangha kay Jiang Chen. Ang taong ito ay parang walang kamatayan at hindi namamatay na war god. Sa oras na ito, sa huling sandali, muli siyang tumayo. Kahit ang malupit na monk ay hindi makapaniwala, ngunit alam niyang nakatadhana ang kanyang kapatid na huwag siyang pabayaan. Mabuti, Little Chen. Ang malupit na monk ay sumigaw at nag-cheer para kay Jiang Chen. Alam ni Jiang Chen na ang kahihiyang ito ay napakahirap labanan, at matalo man niya o hindi si Zhu Chenying, kahit na ito ay mas mahusay kaysa kay Jiang Chen, papatayin niya siya, ngunit napagpasyahan na huwag pumunta, ngunit kung hindi, malamang ang resulta ay haharap sa pagsubok ng kamatayan. Sana, magising ka na. Tumingin si Jiang Chen kay Zhu Chenying at bumulong, at sumimangot si Zhu Chenying. Sa sandaling iyon, isa lamang ang paniniwala sa kanyang puso, iyon ay, ang pagpatay kay Jiang Chen. Hawak ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, Sword Chi, 800 talampakan, at si Zhu Chenying ay magkakaugnay. Sa panahong ito, ang kanyang lakas ay nakabawi sa humigit kumulang 60%, hindi bababa sa laban kay Zhu Chenying, hindi gaanong mahirap. 13 ng espada, 14 ang espada, 15 ng espada. Jiang Chen Sword Chi kamanghamanghang, namamaga, Zhu Chenying mahabang paa, Jade Sword Star Pick, Force Huashan, Swordsmanship Langit Alughao. Naka-intersect sa Sword Chi ni Jiang Chen, ang dalawang tao ay naging taglagas ng taglagas. Ang eksenang ito ay nagpapigil sa lahat. Ang nagmura sa kanila ay si Jiang Chen. Kung ito ay kaladkarin sa sandaling ito, marahil Jiang Chen talagang magagawang baligtarin ang sitwasyon, ang espada ng taong ito, tulad ng pagkamatay ng mga Diyos, ang buhay ay mas nakakasakit ng puso. Walang nang ahas na magpahinga kay Jiang Chen. Ang labanan sa pagitan ng dalawang tao ay nagpatuloy sa sublimate. Hindi lamang naging mas malakas ang epekto ng Sword Chi ni Jiang Chen, ngunit ito ay palaging malakas at malakas.
Sa pagkakataong ito, natural, hindi ito mahuhuli. Ito ay halos ganap na katumbas ng opens iba ni Zhu Chenying. For a time, walang makakatulong sa kahit sino. Ang Sword 15th ni Jiang Chen ay paulit-ulit na natalo si Zhu Chenying, ngunit ang Zhu Chenying ay hindi madali. Ang henerasyon, ang subtlety ng kanyang sword technique, ay mahirap isipin. Mayroon kasing sword technique sa mundo na maihahambing sa aking Sword of No Realm. Nagbukas talaga ng mata ko. Naisip ito ni Jiang Chen, ngunit ang labanan kay Zhu Chenying ay hindi bumagsak. Panahon na para ipaalam sa iyo kung sino ang tunay na overlord. Bahagyang tumagilid ang sulok ng bibig ni Jiang Chen, at ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki ay pumasok sa yugto ng puting init. Sa sandaling iyon, handa na si Jiang Chen na ipakita ang tunay na paraan para muling likhain si Zhu Chenying. Sa ilalim ng napakakonsentradong sitwasyon ng pakikipaglaban ng dalawa, ang soul-seizing divine art ni Jiang Chen ay siguradong makakapagsigawa ng mga mahimalang epekto. Kahit na hindi nito kayang patayin si Zhu Chenying, tiyak na tatamaan siya nito. Ngunit si Jiang Chen ay mayroon ding ilang tambol sa kanyang puso. Hindi niya alam kung may kaluluwa pa si Zhu Chenying. Mula sa kanyang mga mata, dapat niyang makita na hindi pa siya dapat mamatay, ibig sabihin, hindi siya selos, hindi selos. Sa kanyang sariling kaluluwa, ang soul-seizing divine art ay may puwang upang ipakita. Patay na kaluluwa kill. Biglang naglabas si Jiang Chen ng nakakatakot na espiritu na puwersa ng soul thought, at agad na tinangay si Zhu Chenying. Sa sandaling iyon, ang mga kilay ni Zhu Chenying ay kumunot, ang kanyang mukha ay nagbago, at ang mapatla ay walang dugo. Direkta siyang tinamaan ng soul-seizing divine art ni Jiang Chen. Bumaba ang fly power, at ang soul power ng buong tao ay natama ng husto. Ito ay dapat na napakahirap na mabawi sa maikling panahon. Puff puff, dalawang magkasunod na pag-agos ng dugo, ang mukha ni Zhu Chenying ay malungkot din sa sukdulan, ang katawan ni Jiang Chen ay naging lubhang mahina, soul-seizing divine art ngayon ay nakatayo na si Jiang Chen, medyo mahirap na, dahil kailangan niyang harapin ang the soul realm ay napakalakas din. Kung walang ganap na katiyakan, hindi gagawa ng aksyon si Jiang Chen. Kung hindi, maaaring ang nagnakaw ng manok ay hindi eclipsed, at ang taong nagsisisi ay ang kanyang sarili. Sa wakas matatalo na ba kita? Jiang Chen sulok ng bibig sa isang mapait na ngiti, hindi alam kung ito ay masaya o nababagabag, si Zhu Chenying ay labis na nasaktan at pansamantalang nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit naramdaman ni Jiang Chen na ang labanan ay tila hindi natapos. Talagang big boy ito. Sa kabila ng Great Snow Mountain, isang monk na may suot na laso na kulay dugo, ang sulok ng bibig ay bahagyang nakakatakot at walang malasakit. Walang nakakaalam, ang kanyang pag-iral, walang nakakaalam na mayroong isang tao sa labas ng Great Snow Mountain, na tila nangingibabaw sa lahat ng bagay dito. Nang dahan-dahan niyang itinaas ang ulo, mga mata, ito ay isang walang kapantay na guwang. Siya ay isang bulag na mata ng monk, ang kanyang The Wist Magic at hininga, tila nalampasan ang mundo. Kung ang karahasan ay hindi para sa pagpatay, ito ay walang kabuluhan. Isang mabuting makapangyarihang tao, hindi namin naisip na isang malaking kabalintunaan ang pagtawanan ng huling taong si Jiang Chen. Hihihi. Ang walang tunog na The Wist ay nagsabi na may mapait na ngiti, si Jiang Chen sa kalaunan ay naging isang nakakatakot na kaluluwa, at si Zhu Chenying ay ganap na napaatras. Ito ay talagang isang celestial. Kanina pa kami natulala sa kanya. Hindi ko ini-expect na siya ang mas nakakaalam, hehe. Napabuntong hininga din si Wu Dedawist, at ngayon ay nanalo si Jiang Chen, nakakabahala ang kanilang sitwasyon. Mahirap sabihin na ang lakas ng lalaking ito ay grabing nasira. Sa pagkakataong ito, kahit natalunin niya ang napakagandang babaeng ito, maaaring wala siyang kakayahan na patayin tayo. Tahimik na sabi ni Yuan Dedawist. Tama, magkaisa na lang tayo, dapat hindi siya kalaban. Tahimik na sinabi ni Anan Venerable na bagamat ayaw nilang maniwala, kailangan nilang aminin na si Jiang Chen at ang malupit na monk ay masyadong makapangyarihan at nakakatakot, at sila ay pinatay at sila ay binuhay ng mga taong ito. Sa kanila, marami na ang patay, at ang mga nakaligtas lamang ang talagang mga tunay na eksperto. Jiang Chen, this time na, pwede mo pa siyang bitawan? Kung hindi, huwag mo kaming sisihin.
isa ka na ngayong palaso sa dulo ng paglipad nito, bakit mo pa ito suportahan? Kahit matalo mo si Xi, wala kang kapangyarihan para lumaban ulit, kaya marami sa amin ang kayang talunin ka. Sabi ni Wei Xiaolong na may pagmamalaki na mukha. Sa harap ni Jiang Chen, wala siyang takot. Paulit-ulit na tinamaan si Jiang Chen. Ngayon ay wala na talagang recovery power, at ang kanilang mga pagkakataon ay paparating na. Jiang Chen, meron ka ngayon, hahaha. Napabuntong hininga talaga ito, hindi ka ba malakas? Hindi ka masyadong makapangyarihan. Sa huli, hindi pa ba kayang tiisin ang isang suntok? Sabi ni Lan Mao na may malamig na ngiti, ngunit ngayon lahat ay may pusong mamamatay tao para kay Jiang Chen at sa malupit na monk. Alam ni Jiang Chen na hindi siya maaaring umatras ng isang hakbang sa isang pagkakataon, isang hakbang sa unahan ay takip silim, at isang hakbang pabalik ay buhay, Jiang Chen ito ay umabot na sa dulo ng buhay at kamatayan. Tingnan muna natin ang iyong mga butil. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, bahagyang tumagilid ang sulok ng bibig, ang kanyang mukha ay sobrang marangal din, dahil alam niya na ang other kumkum ay hindi maganda. Ito ay dapat na isang tunay na eksperto, at kung siya ay makakatakas mula sa pagsilang, ay hindi alam, kahit umaasa, nakakahiya silang lahat. Nang biglang bumagsak ang boses ni Jiang Chen, naisip ng lahat ang likuran, isang itim na ambon ang nabalot, at isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang natatakpan dito, at ang itim na ambon ay hindi nagkalat, at ito ay naulit. Patuloy na tumataas, ang kao ay lahilakbot na itim na hangin, hindi nakakalat, upang ang lahat ay labis na nabigla. Ito ay, may napakasamang itim na ambon, ang taong ito ay hindi madali. Mukhang hindi ito ang aking Western Extremity Divine Region, ang aking Western Extremity Divine Region, bakit nagkaroon ng kakaibang sekta? Iyan ay hindi kinakailangan, ang mundo ay malaki, hindi nakakagulat, ang Western Extremity Divine Region, hindi kinakailangang dalisay at inusente, mas maraming ganoong lugar, mas malamang na itago ang dumi. Nagulat ang lahat sa nakakatakot na itim na fog na ito, ngunit walang makapagsasabi sa pinagmula ng madilim na fog na ito. Sa wakas nagpakita ka na. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ang mga tao sa itim na fog at ang itim na ambon sa mga pasyalan ay labis na na-curious kay Jiang Chen. Amataba, matagal nang naghihintay ang benefactor. Haha, hindi ko inaasahan na kahit si Zhu Chenying ay hindi mo kalaban, mukhang mali pa rin ang kalkulasyon ko. Sa madilim na ulap, hindi mahuhulaan, walang makakakita sa mukha, ngunit ang taong ito ay malinaw na isang Budista. Kaya kailangan mong kumilos, maaari mong gawin ang aksyon ng aksyon, natatakot ako na magkakaroon ng labis. Kung hindi, bakit kailangan mong bayaran ito? Kung gagawin mo ang aksyon mula sa simula, maaaring walang masyadong tao. Pasulong at pagdating sa kamatayan. Tahimik na nakatingin si Jiang Chen sa itim na fog. Napakatalino mo talaga. I can't exist for too long, but killing you should be enough. I just don't want him to know my existence. Kung tungkol sa mga taong ito, hindi sapat ang kamatayan. Ang mga tao sa madilim na ulap, na may mahinang boses, ay nagsabi na ang puso ay malamig at malinaw, at tila walang awa para sa mga taong ito. Kapag namatay siya, mamamatay siya. Anong meron sa kanya? Sino ka? Cold na tanong ni Jiang Chen. Alam niyang hindi maganda ang other com, ngunit wala siyang alam kung sino ang kabilang partido, at si Zhu Chenying ay dapat niyang iligtas kung hindi siya mabigla, kaya gagamitin niya ito para sa kanya. Jiang Chen halos imposibleng iligtas si Zhu Chenying ngayon. Ang kanyang hitsura ay tiyak na magpapahirap sa kanyang sitwasyon, at maaari pa siyang patayin anumang oras. Ang madilim na hamog na tila nagtatagal ay tila ayaw sagutin ang tanong ni Jiang Chen, ngunit sa sandaling ito, nararamdaman ng malupit na monk ang madilim na hamog na ito, gamit ang isang napakalakas na puwersa, tila nais na pigilan ang sarili at tuluyang lumunin siya, pareho. Kung sino ako, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay dapat mamatay kayong lahat dito. Kung mabubuhay ka, magdurusa ka. Bakit hindi alisin ang umaga na ito at pumunta sa mundo ng kaligayahan? Ang tunog sa madilim na ambon ay unti-unting bumaba. Sa sandaling ito, kahit si Jiang Chen ay hindi naisip na ang itim na fog ay direktang tatakpan ng monk. Mag-ingat ka, sumigaw si Jiang Chen, ngunit binalot na ng itim na ulap ang malupit na monk.
Sa sandaling ito, ang mga nakakatakot na alon ay bumabagsak sa paligid ng malupit na monk. Nagbago ang mukha ng malupit na monk at mabilis na umatras. God Suppressing Monument, ginawa ang lahat ng hirap, at gumawa ng isang malakas na suntok. Sa pagkakataong ito, tingnan ang opens iba na hamarang sa itim na fog, ngunit imposibleng pigilan ang sunod-sunod na epekto. Divine Bell Golden Cover, God Silang Tabu. Sinampal ni Jiang Chen ang monghe na monk sa Divine Bell Golden Cover, ngunit sa sumunod na sandali, ang itim na fog ay bumagsak sa Divine Bell Golden Cover, na naging dahilan upang hindi maintindihan si Jiang Chen, na parang baha ng mga bundok. Kung saan dumaan ang itim na fog, ang Divine Bell Golden Cover ni Jiang Chen ay ganap na walang silbi. Gayong hindi gaanong kabuluhan na kakayahan. Ang tunog sa madilim na ulap, ang mas madilim at malamig, ay patuloy na nakakandado sa malupit na monk, gustong lumunin ito. Nag-rewind ang monghe, ibigay mo sa akin. Sumigaw si Jiang Chen at inabot ang isang kamay. Bumagsak ang Ancestral Dragon Pagoda at direktang nakuha ang monk sa Ancestral Dragon Pagoda, habang si Jiang Chen ay nakaharap sa itim na ambon. Ang taong ito, napakalakas na paraan, hindi ko inaasahan na ito ay oras na ito, at mayroon pa ring balanse. Oo, ang Jiang Chen na ito ay talagang kakilakilabot. Mukhang sa pagkakataong ito ay wala na kaming pagkakataong makausap siya. Dapat itong maging isang pagpapala sa kasawian. Tingnan mo, nagbago na naman ang itim na fog. Hawak ni Jiang Chen ang Ancestral Dragon Pagoda, patuloy na nakikipaglaban sa itim na fog, na umaaligid sa pagitan ng mga voids, at isang itim na fog, na lahat ay binasag ng Ancestral Dragon Pagoda ni Jiang Chen, ngunit ang kanyang sulok ng bibig ay patuloy na umaapaw. Dugo, sa sandaling ito, si Jiang Chen ay halos desperado na, ngunit wala siyang ibang paraan, tanging ang tunay na lumuhod, siya ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ito ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Bakit kailangan mong tiisin ito? Hanggang kailan mo kayang suportahan ang iyong sarili? Mas alam mo kaysa sa iba. Ang pagoda na ito ay nasa iyong mga kamay. Ang bayulente talaga. Hey! May buntong hininga sa madilim na ulap, at hindi pa rin nagbabago ang mukha ni Jiang Chen. Lumaban man siya hanggang sa huling sandali, hinding-hindi siya susuko, buhay man o kamatayan. Habang buhay ko na ang Ancestral Dragon Pagoda, paanong marahas? Isang araw, hahayaan ko itong magliwanag sa pagitan ng langit at lupa at ng malalakas na sinag ng liwanag. Walang makakapagkumpara. Maangas na sabi ni Jiang Chen, walang takot sa takot. Bagamat siya ay nakulong sa sandaling ito, kung wala siyang kaunting tiwala sa kanyang sarili, kung gayon siya ay talagang humahakbang patungo sa kamatayan. Maaari kong bigyan ka ng parehong buhay tulad ni Zhu Chenying, hanggat maaari kang magtrabaho para sa akin. Ang tunog sa itim na ambon ay naging mahina at bumulong. Hahaha, tapos baka gusto mo pa, umasa ka lang, gusto mo pa akong kontrolin. Maghintay hanggang magkaroon ka ng kakayahan na talunin ako. Sabi ni Jiang Chen sabay tawa. Tao, laging tanga, parang pinagpipilitan mo ang kamatayan, pinahahalagahan kita, pero hindi ka marunong magpahalaga, kahit ang naghihingalo na si Zhu Zhaiyang, kaya ko siyang buhayin, akala mo, ay kung ikaw, pumatay sa iyo, kailangan mo pa bang magbayad ng maraming pera? Ang boses sa madilim na ulap ay naging mas madilim at malamig, at si Jiang Chen ay nabigla din sa kanyang puso. Very reasonable ang sinabi niya. Ayaw lang niyang tapusin ng ganoon kabilis ang laban sa sarili niya. Mukhang mababa talaga ang tingin niya dito. Itong lalaking ito. Dahil masyado kang nahuhumaling dito, hindi mo ako masisisi sa pagiging walang awa mo. Pupunta ka sa bangin ng hakbang-hakbang, at palagi mong pagsisisihan ito sa iyong pinili. Ang tunog ng itim na ambon ay unti-unting naging layunin ng pagpatay at nagsimulang bumalot kay Jiang Chen. Walang sino man ang maaaring sumuway sa akin, kahit na ang buong Western Extremity Divine Region, maaari akong pumunta, laban lang sa akin, hinahanap mo ang kamatayan. Si Jiang Chen ay umatras at nagretiro, si Qing Zuan Fire Kilin at ang malupit na monk ay ipinadala lahat sa Ancestral Dragon Pagoda ni Jiang Chen. Sa oras na ito, pasibo lang ang kanyang naipagtanggol. Ang grupong ito ng mga tao sa madilim na fog ay talagang masyadong nakakatakot, pinapatay lang nito ang Great Tool. Hawak ni Jiang Chen ang Ancestral Dragon Pagoda, hindi natatakot, nagulat,
ngunit ang resulta ay labis siyang nalungkot. Ang nangingibabaw na suntok sa itim na fog, direkta, let him going back, sapat na para patatagin ang pigire, at ang hindi masisirang domineering ay medyo nadismaya si Jiang Chen. Ang eksperto ng God Sovereign Realm, kahit, hindi lang God Sovereign Realm. Sa mga mata ni Jiang Chen, hindi lamang ang kumikinang naliwanag, ngunit ang kanyang puso ay may isang paniniwala lamang, iyon ay ang pagtakas. Kung mas malayo kang makatakas, mas mabuti. Ang taong ito ay walang talo at talagang walang talo. Ngunit si Jiang Chen ay hindi nakipagkasundo. Gusto niyang mamatay ang lahat ng tao dito. Nais niyang hayaan ang mga nagtutulak sa kanilang sarili sa desperadong sitwasyon na hindi mamatay. Pinilit mo ako. Ngayon, sisimulan ko na ang trial. Jiang Chen sulok ng bibig sa isang dampi ng madilim at malamig. Kahit na ikaw ay namamatay, dapat mong patayin ang mga taong ito ng paisa-isa. Hawak ni Jiang Chen sa isang kamay ang Ancestral Dragon Pagoda at ang Heavenly Dragon Sword sa isang kamay. Kahit saan siya magpunta, ang damo ay hindi ipinanganak. Ang Martial the Wist ay halos kaagad sa isang sandali, sa pamamagitan ng Jiang Chen Obliterate. Baliw ang lalaking ito, ulalas ng walang tunog na the Wist, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para kontrahin si Jiang Chen sa ilalim ng kabaliwan. Si Jiang Chen ay kasing bilis ng kidlat, isang espada at isang espada, Wu de Da Wist, Yuan de Da Wist, Xuan Yuan Yamo, Dao Bai, Lan Mao, lahat ay namatay sa kamay ni Jiang Chen, isang hiyawan ng hiyawan, umiindayog sa pagitan ng mga kawalan, lahat pagsipsip sa malamig na hangin, ang kamatayan ay napakadali para sa kanila, Jiang Chen saan man siya pumunta, kahit ilang tao, kahit ang itim na ambon ay iniiwasan. Upang maging eksakto, ang mga dalubhasa sa itim na ambon ay hinamak na iligtas sila. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadali si Jiang Chen. Nakuha ko. Hindi, huwag mo akong patayin, hindi. Natatakot na sabi ni Wei Xiaolong, ngunit ang kanyang ulo, sa ilalim ng Heavenly Dragon Sword ni Jiang Chen, ay panandalian, diretso pababa, at ang eksena ay sobrang brutal, nakakatakot at nanginginig. Magkasama sina Luo Binwang at Luo Shen, hindi makakatakas, ang iba ay sina Venerable Jianan at Anan Venerable. Ang lakas ng dalawang tao ay mas mataas kaysa sa iba, kaya mabilis silang umatras at hindi na binigyan ng pagkakataon si Jiang Chen. Nailigtas din ito, ngunit ang eksena ay nagpatuyo sa kanila, at si Jiang Chen ay masyadong pervert. Kahit na siya ay namamatay, kailangan niyang ilagay sa likod. Pagpatay at pagpatay, dapat palagi kang may iiwan. Ang eksperto sa itim na fog ay muling kumilos. Sa sandaling ito, ang mukha ni Jiang Chen ay pangit na, at ang Heavenly Dragon Sword at Ancestral Dragon Pagoda ay parehong nasa harap ng dibdib. Sinusubukang hadlangan ang dalubhasang hampas sa itim na fog, ngunit si Jiang Chen pagkatapos ng lahat, siya ay nabigo, dahil siya sadyang walang kakayahang pigilan ito. Ang bibig ng tigre na nakakapit sa Heavenly Dragon Sword ay pumutok, sariwang dugong tumulo, Ancestral Dragon Pagoda ay gumuho, maaari lamang bawiin ni Jiang Chen, at sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na niya kayang suportahan, isang tuhod, ang mukha ay mas pangit. Gaano kakulit? Puff! Marahang pinunasan ni Jiang Chen ang dugo sa gilid ng bibig. Naubos na niya ang mantika. Sa oras na ito, nakapasok na siya sa kalsada at walang akses sa lupa. Bago mamatay, maaari mo bang sabihin sa akin, sino ka? Tumingin si Jiang Chen sa madilim na hamog na nagmumulto sa grupo at mahinang sinabi. Ang Buddha Boundary ngayon ay dapat kong igalang. Ang paghihigpit ng mga mag-aaral ni Jiang Chen, kabilang ang Venerable Jianan at ang iba pa, ay isang matinding pagbabago rin sa mukha. Ang pangungusap na ito ay nagkakahalaga lamang ng $1,000. Gaano karaming kapangyarihan at kasanayan ang dapat maglakas loob na sabihin ng taong nasa madilim na ulap? Dapat bang igalang niya ang Buddha Boundary? So sino siya? Hindi ito ang maalamat na Buddha Ancestor Bodhisattva. Anan Venerable Umol, na may dampi ng kabanalan sa kanyang puso. Ang tunay na ninuno ng Buddha at Bodhisattva, sa digmaan, ay nawala lahat, kahit na ang ilang natitirang Lohan Venerable, ay ang mga talunan noong araw na sila ay tumakas, Buddha Boundary ay iginagalang niya. Ang gone lang, pero kung talagang may ganoong skill siya, hindi alam. Pulong ni Venerable Jianan, ngunit hindi sila pinansin ng mga tao sa madilim na ulap.
Ang kanyang layunin ay si Jiang Chen lamang, ang ancestral dragon pagoda ni Jiang Chen, Heavenly Dragon Sword, at Myriad Thing Source Chi Cauldron. Ang gusto mong makuha, syempre, nandyan ang reincarnation ng monk. Mukhang masama pa rin ang loob ko sa iyo, ngunit tiyak na hindi madaling hayaan ang aking Jiang Chen na yumuko. Agad na tinawid ni Jiang Chen ang kutsilyo. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gumawa ng maraming pagsisikap, dahil ito lamang ang kanyang pagkakataon. Oh, gusto ko pa bang lumaban? Medyo interesting, hihihi, parang hindi mo ako binigo. Gusto ko rin makita kung gaano kakalaki. Dalubhasa sa God Sovereign Realm, sa harap ko hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Kung maaari kong hayaan kang makatakas sa palad ng aking kamay, paano ako tatayo sa Buddha Boundary sa hinaharap? Kulang sa mabangong oras, dapat akong umalis, ngunit ako ay laging optimistiko tungkol sa iyo, ang oras ay sagana pa, tingnan ko, ang iyong tunay na paraan. Sa madilim na ulap, isang malamig na boses ang lumabas, na nagpagulat kay Venerable Jianan at sa iba pa, kahit na ang God Sovereign Realm expert, hindi sa kanyang mga mata. Kaya gaano siya kalakas? Hindi katakataka, pagkatapos siyang harapin ni Jiang Chen minsan, alam niya na ang taong ito ay ganap na walang talo. Ginamit din ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword para makipagkumpetensya sa Ancestral Dragon Pagoda. Sila ang hindi makakapigil sa itim na fog. Jiang Chen, alam ko na ang aking oras at pagkakataon ay hindi gaanong. Ito ang kanyang huling sandali ng kaluwalhatian. Hindi niya hahayaang mabaygo ang malupit na monk. Sa gitna ng Ancestral Dragon Pagoda, ang malupit na monk ay patuloy na hinahampas ang lupa, isang kakilakilabot na alon ng kaguluhan, na umuugoy sa Ancestral Dragon Pagoda, ngunit wala siyang kahit kaunting paraan upang lisanin ang Ancestral Dragon Pagoda at panuurin si Jiang Chen na humakbang sa isang desperado na sitwasyon, ngunit walang magawa ang malupit na monk. Sa sandaling iyon, parang kutsilyo ang puso niya. Aba, bakit mo gustong lumitaw si Little Chen dito? Bakit, Diyos? Ikaw bastard? Ikaw ay isang taong bulagang mata. Ako ay monk na mamamatay mag-isa, bakit ko hahayaan si Little Chen na mahulog dito, bakit, sabihin mo sa akin kung bakit. Ang malupit na monk ay hysterically umuungal, tumangala sa langit, ang galit sa kanyang puso, mahirap alisin. Hindi mo kasalanan ito, ang kamay ni Qing Zuan ay marahang ipinatong sa balikat ng malupit na monk. Ang malupit na monk ay umuungal ng paulit-ulit, at ang kanyang puso ay walang kapantay na sinisi. Ngayong nakabalik na siya sa langit, si Jiang Chen ay pagod na pagod, humarap sa grupo. Hindi maihahambing na nakakatakot sa madilim na ulap ng kamatayan, sa wakas ay hindi niya nasuportahan ang kanyang sarili, at ang tanging mga tanawin niya sa Jiang Chen ay namatay. Hindi ko kasalanan, kung sino ang may kasalanan. Little Chen, hindi ka matutulungan ng aking malupit na monk. Ang malupit na monk ay hindi napigil ang dilaan ng kanyang dibdib. Walang sino man ang makakaunawa sa sakit na makita ang sarili niyang mga kapatid na nasa isang desperado na sitwasyon ngunit hindi sila kayang tulungan. Ito ay mas pahirap kaysa kamatayan. Sa labas ng Ancestral Dragon Pagoda, hawak ni Jiang Chen ang dalawang kapangyarihan ng Heavenly Lightning upang harapin ang mga anino sa madilim na fog. Ito na naman ba ang pakulo? Ang Fusion of Thunderclap ay makapangyarihan, at ito ay isang natatanging paraan ng pagitan ng langit at lupa, ngunit imposibleng saktan ako. Ang figure sa itim na fog, walang pakialam na sinabi. Sandali lang, isusurprise kita. Jiang Chen sulok ng bibig sa isang mahinang ngiti, ngunit sa sandaling ito, ang buong paligid na walang laman ay magulong, at ang Great Snow Mountain ay parang gumuho. Napapaligiran ng mga lindol, lahat ay nababahala sa puso, nanginginig sa takot. Nasira na ba sa wakas? Parang kahit ikaw gusto mo. Bamulong ang boses sa madilim na ambon, narinig ni Jiang Chen ang hamog, ano ang itim na hamog na iyon, hindi pa rin niya naiintindihan, mayroon bang tao dito? Inilatag mo ang walang katapusang ilusyon na ito, hindi ba para akitin ang lahat na tuklasin ang Great Thunder Sound Temple? Ngunit huwag kalimutan, itong Great Thunder Sound Temple illusion ay hindi hihigit sa ilusyon, ang mundo sa iyong mga kamay, imposibleng ilusyon maging realidad. Sa madilim na ulap, hindi lumitaw ang isang itim na monghe na nakadamit, ngunit ang kanyang boses ay napakababa, at isang itim na fog ang tumaas mula sa langit.
Alam ni Jiang Chen na ang taong ito ay handa na sa wakas na kumilos. Wala akong pasensya na makipaglaro sa iyo, ang kanyang mundo ay sa wakas ay guguho. Great Thunder Sound Temple Illusion, isang magandang layout, isang magandang ahas na lumabas sa butas. Hahaha. Ang itim na fog ay patuloy na lumipad sa ibabaw ng ulo ni Jiang Chen at handa nang umatake. Hawak ni Jiang Chen ang tatlong Heavenly Lightning Fusion Lot Uses. Sa sandaling iyon, bahagyang gumagalaw ang kanyang mga palad at tuluyang nagbago. Ang orihinal na tatlong gintong futon ay kinuha sa mga kamay ng kotse sa sandaling ito, na ang lahat ay naging isang liwanag ng Thunder Fire, na kalaunan ay nagsanib, ang apoy ay nakipag-ugnay sa Thunderclap, ang Electric Light, ang Kalangitan, kasama ang Pagkawasak at Eitengal, parang kayang sunugin ang anumang bagay dito sa langit at lupa. Smart Thunder Fire. Ang mga tao sa madilim na ulap ay bumulalas, hindi makapaniwala. Ito ang Thunder Fire ng karunungan na nananatili sa futon pagkatapos ng kamatayan ng taong iyon. Ang mga tao sa madilim na fog, bagamat puno ng pagkabigla, ay kailangang sabihin na si Jiang Chen ay talagang pinatingin sa kanya ni Jiang Chen at nakita niya ang Thunder Fire ng karunungan na natitira sa futon na ito. Ang sinaunang Buddha Ace Store Buddha ay namatay, at ito ay susunugan ng karunungan ng Thunder Fire, upang i-out ang relic. Ang karunungan na ito Thunder Fire ay naiwan pagkatapos ng katahimikan. Sa oras na ito, gustong gamitin ni Jiang Chen ang matalinong Thunder Fire na ito, at ang kanyang tatlong Heavenly Lightnings ay isang malaking kabaliwan. Ang Wisdom Thunder Fire, na kung saan ay Thunderclap, ay isang apoy din. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa tatlong kulay na True Fire. Kung ikukumpara sa Heavenly Lightning, wala itong bakas at walang ugat. Ngunit ang matalinong Thunder Fire na ito ay nakakatakot, ngunit ito ay hindi bababa sa Jiang. Ang mga kamay ni Chen sa mga kamay ng Heavenly Lightning, kahit na siya ay hindi ng ahas na maniwala na ang banggaan na ito sa pagitan ng Heavenly Lightning at ng karunungan ng Thunder Fire, kung ano ang nangyari, ngunit si Jiang Chen ay napakalinaw sa isip, ito lang ang kanyang pagkakataon. Pagsasama ng apat na makalangit na kidlat. Depende kung mayroon kang ganitong kwalipikasyon. Ang itim na fog ay patuloy na dumaloy sa Jiang Chen, at si Jiang Chen ay patuloy na umiwas. Sa sandaling ito, hinawakan ni Jiang Chen ang Myriad Things Source Chi Cauldron, patuloy na nilalabanan ang itim na fog at opens iba sa bobo, ngunit ang Heavenly Lightning sa mga kamay ay nagsanib, ngunit hindi dahan-dahan, si Jiang Chen ay nagpumiglas ng husto, ang kanyang mukha ay asul, ang kanyang hininga ay nalalanta, sa sukdulan, ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay hindi maaaring magpatuloy. Ang bawat segundo ay isang malaking pagdurusa para kay Jiang Chen. Makakapit ba talaga siya hanggang dulo? Bamulong si Lan Luo, at umaasa na si Jiang Chen ay makakatawa sa huli, ngunit ang itim na hamog ay masyadong malakas, at ang mga tao ay hindi makagawa ng kahit kaititing na mapaghimagsik na puso. Sana, kapatid ni Big Yellow, hindi dapat ganoon kadaling madapa. Siya ay nasa God Tomb, ngunit walang makakapigil sa walang katulad na istilong iyon. Pulong din ni Luo Nushan. Once in a lifetime lang iyon. Gaano siya kalakas noong panahong iyon? Kung gaano kalakas ang taong kaharap niya ngayon, it goes without saying. Ako ito, baka mas magaling pa sa kanya. Walang pakialam na sinabi ni Luo Binwang na ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, at si Jiang Chen sa bibig ni Luo Nushan ay tila makapangyarihan, na lalong nagpagalit kay Luo Binwang. Sa wakas na ba, pulong ni Jiang Chen, sa sandaling ang huling karunungan na Thunder Fire ay sumanib sa tatlong Heavenly Lightnings ni Jiang Chen, naramdaman pa niya ang pakiramdam ng pagsira sa langit at pagpuksa sa Earth, kahit na medyo nanginginig. Sa itaas ng itim na lotus, ito ay naging mas kaakit-akit, mas at mas kakilakilabot. Magandang nakakatakot na Heavenly Lightning Fusion. Ang tunog sa madilim na ambon, mahinang sabi, ang pagbagsak ng nakapalibot na langit at lupa ay mas seryoso rin. Ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple ay ganap na guguho sa maikling panahon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng narito ay wala na. Ngayon, tingnan ko, ang tunay kong paraan. Si Jiang Chen na sulok ng bibig ay nagbabalangkas ng isang tiwala ng ngiti. Ang Death Lotus sa ilalim ng apat na Heavenly Lightning Fusion ay lalong nakakahiya. Maging ang God Sovereign Realm ay tiyak na mahuhulog sa ilalim ng kamatayang ito.
Ang apat na kulay na Death Lotus ay namumulaklak na may kakaibang kinang. Ang buong Great Snow Mountain ay naging lubhang tahimik. Maging ang mga taong nasa itim na fog ay hindi mapigil ang huminga. Ang nakakatakot na patay na lotus na ito ay namumulaklak. Nakakatakot ang bango ng pagkawasak. Bigyan mo akong mamatay. Sumigaw si Jiang Chen, madilim ang kanyang mukha. Dawn Sky Golden Lightning, Nine Stars Heavenly Tribulation Lightning, Heavenly Lightning, at ang Thunder Fire ay nagtipon sa isang nakamamatay na pagsabog. Ang hamog ang unang nagpasa ng bigat ng nakakatakot na enerhiya na umaalon sa buong Great Snow Mountain, at ang lahat ay napailing palabas ng kabaong, ngunit ang itim na fog ay lumalaban pa rin, ngunit si Jiang Chen sa aking puso, ang Death Lot uses ng ang apat na uri ng thunderclap na ito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Bagamat ang karunungan na Thunder Fire ay hindi talaga Heavenly Lightning, ang karunungan na Thunder Fire ay ang Thunder Fire ng Buddha Ancestor. Ito ay hindi isang bagay sa paglilibang. Kaya naglakas loob si Jiang Chen na subukan ito. Sa sandaling ito, si Jiang Chen mismo ay nakaramdam ng nakakatakot na alon ng hangin, gamulong, nagpapatatag sa pigire, ang pagkamatay ng bulaklak ng lotus, ang itim na ambon ay hindi na makasuporta, at napailing pabalik sa walo. Bai Zhang, isang nakakatakot na lalaki, may mahinang boses sa itim na fog, ngunit hindi pa rin siya sumuko at gustong maninangil, ngunit minamaliit pa rin niya ang hegemonya at nakakatakot ng patay na lotus, nang gusto niya ito sa pangalawang pagkakataon. Nang dumiretso ang singil kay Jiang Chen, hindi pa rin ito napigilan ang nakakatakot na epekto. Napaluhod si Jiang Chen, at ang buong tao ay pagod na pagod. Nang pinagsama niya ang apat na thunderclaps, alam niyang sinubukan niya ang kanyang makakaya at naglaan ang oras sa lahat ng divine origin energy sa kanyang katawan, maging si Myriad. Ang body of things source chi ay mahirap mabawi sa isang pagkakataon na nagiging kumikita. Maging ang God Sovereign Realm ay hindi mapigilan ang aking apat na thunderclaps. Si Jiang Chen ay puno ng kumpiyansa, ang dugo sa sulok ng bibig ay umaapaw, ngunit ang kanyang mga mata ay lubhang hindi sigurado. Tamang-tama, ang itim na fog ay gustong lumapit, ngunit mahirap na basagin ang matalim nito, ang marahas na alon na pinakawalan ng Death Lotus. Muling itinaboy ang itim na fog, lubhang kakilakilabot. Puff! Ang monghe sa madilim na ambon ay bumulwak sa kanyang dugo, ang kanyang mukha ay walang katulad na pangit, at hindi niya inaasahan na siya ay nasa kamay ng isang bata na hindi sapat para sa God Sovereign Realm. Ito ay isang kaiyahiyang kahihiyan, kahit na ito ay isang eksperto sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm. Maaaring hindi nito ganap na mapipigil. Ito ay naiisip kung gaano ito kakilakilabot. Damgay. Ang itim na ulap ay umatras, at ang isang monghe na nakasuot ng itim na damit ay may malungkot na mukha. Ang kanyang mga mata ay nawala ng liwanag, ngunit ang kanyang puso ay mas mabuti kaysa sinuman. Sa kanyang likod, isang higanteng dragon na may gininto ang kuko ay tila kumawala sa kanyang katawan, at tumulo ang dugo sa kanyang itim na damit, ngunit hindi siya gumalaw. Malalim na tumama, ngunit hindi na bumalik sa half step. Ang kanyang mukha ay labis na walang malasakit, tila nagmumura ng hindi sumusuko. Ang alikabok ay umatras, at ang Great Snow Mountain ay labis ding gumuho. Ang buong ilusyon ng Great Thunder Sound Temple ay naging mas kakilakilabot, at tila babagsak ito anumang oras. Pulag na humakbang pasulong, walang malasakit na sinabi. I have to say that your strength is very strong, even beyond my expectations, but you still can't escape my palm. You really hurt me, but before leave, I also have enough time to obliterate you, kunin ka, at hindi alam ng Diyos, kahit na siya nga, ay maaaring hindi makaalam. Ang titig ni Jiang Chen Koldi sa pagkabulag na nasa harapan niya, ang malamig na kulay ng sulok ng bibig, ay hindi masasabi. Parang ito ay isang sabuatan na inilatag na. Ang reinkarnasyon ng buhay na Buddha ay matagal nang nakakapansin at mas malakas na tao kaysa sa iyo. Napakatalino mo, pero sa ngayon, walang kwenta. Isa ka ng patay na tao, at ang reincarnation ng isang buhay na Buddha ay dapat ding mamatay. Walang pakialam na sabi ni Blind. Hindi ka natatakot na bigyan ng babala ng Buddha Boundary. Natatakot ka bang itapon ni Wanfo? Ikaw ay isang Buddhist na tao, ngunit kailangan mong sabihin ito, ito ay katawa-tawa. Akala mo hindi talaga nakikita ng mga tao sa likod mo. Ito lang ba? Tinitigan siya ni Jiang Chen.
may nahulaan na siya, ngunit hindi siya sigurado. Ang bulag na itinaas ang ulo ay ekspresyon pa rin ng kawalang interes, hindi gumagalaw bilang bundok. Kung gayon, huwag kang mag-alala, walang nakakaalam kung sino ako, at walang nakakaalam na buhay pa ako. Bumagsak ang Buddha boundary, sa ilalim ng Buddha ancestor, kapag iginagalang ka, ibig sabihin, ikaw ang malaking apprentice ng Buddha ancestor, tama ako. Ang sword technique ni Zhu Chenying ay napakatalas, ngunit mayroon itong hugis ng espada. At walang sword god, dahil napapailalim siya sa iyong tunay na talambuhay, Buddha boundary na unang kutsilyo, na Yan Luo ay nafa. Si Jiang Chen ay tumingin sa bulag, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang kinang, siya ay nanghuhula lamang, kung ang taong ito ay ang maalamat na malaking disipulo ni Buddha ancestor, Nayano Ayana, hindi niya alam. Ang mga bulag na mata ay malalim na naantig ng mga bulag na mata, at ang mukha ay malungkot din sa sukdulan. Ang bait mo talaga, maaari mong hulaan kung sino ako. Mula nang gumuho ang Buddha boundary, ikaw pa rin ang nauuna. Parang hindi ko tinago ang sarili ko. Napabuntong hininga na sabi ni Nathan Ayana, dahil alam na ni Jiang Chen ang kanyang pagkatao, wala na siyang dapat itago. Bumagsak ang Buddha boundary, ilang tao pa ang nabubuhay. Ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple na ito ay ginawa ng isang tao. Anong uri ng lihim ang mayroon upang muling magkatawang tao ang isang buhay na Buddha? Tinitigan ni Jiang Chen si Nero Ayana, ngunit ang kabilang partido ay walang pakialam. Mukhang wala na siyang gustong sabihin pa kay Jiang Chen. Sa oras na ito, ang Great Snow Mountain Lingguan Cave ay nagsimulang gumuho at makakasama ni Yan. Mabilis na lumipad palabas ng Great Snow Mountain si Ayanofia. Ngunit alam ni Jiang Chen na siya ay nakulong ng batas ng Yana Ayana at hindi makatakas sa pagsilang. Ang mga bagay na ito ay hindi isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa isang hindi kilalang sundalo. Kung gusto mong mamatay, mamamatay ka ng buo, hump hump. Nakangiting sabi ni Nathan Ayana. Pagkatapos ay tingnan kung mayroon kang kakayahang ito, at hindi ganoon kadaling mahuli ako. Umisi si Jiang Chen. Naging mahirap ka, mukhang dapat kitang tingnan, ang Buddha boundary ko ang unang kutsilyo. Hahaha. Nayan Luo Ayanafa said with a big smile, 3 inches in the hands of the cold, stunned, Jiang Chen felt a very cold terrifying breath, that Yan Luo Ayanafa, it seems that really want to be yourself hands-on. Sa sandaling ito, ang buong ilusyon ng Great Thunder Sound Temple ay halos gumuho ng kalahati, at ang mukha ni Jiang Chen ay naging mas marangal. Walang makakatakas sa palad ko. Bilang isang malaking disipulo ng Buddha boundary, malalaman mo na isang malaking karangalan ang mamatay sa aking mga kamay. Ang pamamaraang Yan Ayano na iyon ay walang pakialam na sinabi, lumabas, ang mga tao ay hindi, blade blow muna. Ang anino ng kutsilyo ng nakakatakot, kaagad na papalapit kay Jiang Chen, hindi mabilang na malamig na kislap na kumikinang, isang kutsilyo ang lumabas, mga kutsilyo. Mabilis na umatras si Jiang Chen at hinawakan ang Heavenly Dragon Sword. Yumuko siya, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mapa-atres ng 800 talampakan. Nararamdaman ng buong tao ang dulo ng buhay at kamatayan. Kinakagat-kagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin. Naramdaman na niya na parating na ang desperado kong sitwasyon. Alam ni Jiang Chen na ang pangalawang kutsilyong ito ay malamang na magkaroon ng kanyang buhay, at maging ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay ay isang matinding pagkabigla. Oo, kaya kung mahuli ang aking unang galaw, halika muli. Pinabalangkas ng Nero's Corner ng bibig ang isang ngiti ng madilim at malamig. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa itaas ng kalangitan, Thunderclap ay nasa lahat ng dako, makulimlim, isang asol na pigira, na lumalabas sa kalangitan, lumilitaw sa itaas ng kawalan, sumasayaw na may mahabang buhok, malalim na asol na damit, na nagbibigay ng isang matalim ang mapang ipang kapangyarihan ng takot. Sino siya? Ang kapangyarihan ng nakakatakot. Siya ay hindi. Hindi man nakikita si Nyala Ayana, ramdam niya ang nakakakilabot na hininga, at maging siya ay agad ding naduroj. Siya yun. Ang paghigpit ng pupil ni Jiang Chen, ang asol na figure, hindi ibang tao, ay ang Ice Arm Orb na nagbasag ng yelo mula sa sarili niyang mga taon ng yelo. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa ibabaw ng Nine Heavens Thunderclap. Hanggat nabubuhay ang mga sinaunang tao, nakatayo doon,
Kahit thunderclap ay hindi nang ahas na isara, ang mga itim na ulap ay makapal na natatakpan, tila siya ay nabalisan ng kamay. Sino ito? Sigaw ni Nathan Ayana. Hindi ko alam, kung gusto mong malaman, tanungin mo ang sarili mo. Jiang Chen sulok ng bibig sa isang ngiti, ang lakas ng lalaki, natural na alam niya kung gaano kakilakilabot, kahit na ang orihinal na Destruction God Bingzhou ay hindi makakalaban dito. Ang walang alam na Bronze Throne na iyon ay nanginginig din sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kapangyarihan nitong Ice Armored Man, hindi alam ni Jiang Chen kung kailan ito makakamit. Sinabi ni Mo na siya iyon, kahit na ang yan ay Nafa, sa sandaling ito, sapat na rin ito ni Jiang Chen kung mayroon akong lakas na iyon. Kailangan pa bang maging napakamahal? Mukhang, dot ang hininga ng matanda. Biglang nagbago ang mukha ni Nayan Luo ay Nafa, at ang puso ay mas nabigla sa mga alon. Kahit na ang unang Buddha ng Buddha, na siyang unang Buddha ng mga ninuno ng Buddha, ay hindi nakaligtas sa ligaw. Ang mga dakilang kapangyarihan, pabayaan siya, ang Buddha boundary ay gumuho, at may isang mahusay na kaugnayan sa mga sinaunang talento, bagaman ang yan ay Nafa ay hindi alam ang tunay na katotohanan, ngunit dahil mayroong sa sandaling lumitaw ang mga sinaunang tao, sinabi ni Buddha Ancestor sa kanya na sa wakas ay darating na ang bilyon-dolyar na krisis ng Buddha boundary. Sumimangot si Jiang Chen, ni hindi niya alam kung ano ang sinabi nitong Yan Luo ay Nafa, ano ang sinaunang hininga. Ang Ice Armored Man na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang tao na nakita ni Jiang Chen. Anong uri ng nakakatakot ang kanyang pag-iral? Kakahanda pa lang ni Nero Ayana ng token action, at ang lalaking nasa itaas ng void ay may hawak na 100 thunderclap, hard control, at 1 demonyong chi, na bumabagsak mula sa langit, ay tila ganap na pinalibutan ang Ice Armored Man. Ang Ice Armored Man ay parang kawit, na parang ang hindi nakikitang pag-iral ng Heaven Heaven at Earth Wuying, walang takot sa Heavenly Demon Barrier, ang palad ng kamay, ang Great Thunder Sound Temple Illusion, lahat ay sumunod. Magandang nakakatakot na kapangyarihan, tahimik na sinabi ni Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng panonibik, ilang taon at taon, maaari ba siyang magkaroon ng lakas ng Ice Armored Man? Ang ganoong uri ng ugali, ang nangingibabaw sa mga panahon, hayaang kumulumuli ang dugo ng puso ni Jiang Chen. Ang kaluwalhatian ng mga panahon, ang korona ng mga panahon, ay hindi sapat upang ilarawan ang lakas ng Ice Armored Man. Tao ang Heavenly Demon Barrier at ang opens iba ng Ice Armored Man, ang buong mundo ng pagkabigla ay lalong gumuho, ang lakas ng labanan na nanginginig sa langit, kilala sa mundo, ganoong labanan, takot na maabot man lang ang eksperto sa Emperor Realm, tama ba? Hindi alam ni Jiang Chen kung bakit siya pupunta rito. Kaya sino si Heavenly Demon, sino ito? Kung sa tingin mo ay maganda ito, dapat ay ang Great Thunder Sound Temple na ilusyon na ginawa ng lalaki. Nandito din siya, lalong pumangit ang mukha niyan ay Nafa. Sa sandaling ito, kailangan niyang gumawa ng token action sa lalong madaling panahon. Dumating man ang lalaki, pero nasagasaan ng lalaking nakablo robe, mukhang may pagkakataon pa. Itong Great Thunder Sound Temple Illusion ay isang self-contained na mundo. Kung hindi ka lalabas sa pasukan, walang makakatakas. Nakatakas lang ako sa paraan ng pagtatago, na nagkakahalaga sa akin ng maraming paraan. Ngayon, susundan mo ako, para maiwan mo ang isang buong katawan. Nilapitan ni Nero Ayana si Jiang Chen, at ito lang ang pagkakataon niya. Kung nabigo siya, kailangan niyang umalis dito. Kung hindi, kahit siya ay mawawasak ng Great Thunder Sound Temple Illusion. At ang pagkawasak, na sinundan ng pagkawala. Ito ay isang misteryo dito, maaari bang tumalo ng aking Brave Warrior Gate mula sa Great Thunder Sound Temple na ilusyon? Hindi maiwasan ni Jiang Chen na isipin na sa sandaling ito, wala siyang pagkakataon. Ito ang tanging paraan, dahil sinabi ng Yan Dao ay Nafa, ang Great Thunder Sound Temple na ito ay isang self-contained na mundo. Ang Brave Warrior Gate ay isa ring self-contained, at ngayon ay posible lamang na makapasok sa Brave Warrior Gate, at posibleng mabuhay. May mga tigre pagkatapos ng pagtugis ng mga sundalo. Maging ang Yan ay Nafa o ang Heavenly Demon Barrier, hindi ito ang kasalukuyan. Kakayanin ito ni Jiang Chen. Tungkol naman sa Ice Armored Man, paano malalaman ni Jiang Chen kung galit siya sa kanyang sarili?
Araw na ikaw ay para sa kapakanan ng langit, lumaban ka. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin at tinatakan ang kanyang mga kamay at binuksan ang Brave Warrior Gate. Sa sandaling ito, tumalon si Jiang Chen sa Brave Warrior Gate. Sa oras na ito, si Nero Ayana ay lubos na napilitan, siya. Saan siya nagpunta? Paano ito mawawala sa hangin? Gayunpaman, naramdaman ni Naruto Ayana ang hininga ng ibang mundo. Paano ito nangyari? Bastard! Paano ito nawala sa hangin? Hinanap ni Nero Ayana ang 100,000 sa isang bilog na may kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit imposibleng makakuha, sumigaw lamang, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang mga basket ng kawayan sa huli ay walang laman na ito ay napakamali. Sa desperasyon, mabilis lang na makakaalis si Yanyan Aina mula sa ilusyon ng Great Thunder Sound Temple, kung hindi, tiyak na mamamatay siya rito. Ice Arm Ordman ay tumingin sa likod at sumulyap sa lugar kung saan nawala si Jiang Chen. Bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Ginamit niya ang paraan ng langit para tamaan ang palad niya at natalo ang Heavenly Demon Barrier. Sa huli, pareho silang hindi nagtagumpay. Ang Great Thunder Sound Temple Illusion sa wakas ay bumagsak sa oras na ito. Ang buong mundo, na parang nalipol sa kawalan, ay naging walang hanggang alabok. Maalikabok ang alikabok, bumalik ang lupa sa lupa, nang mawala ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple, ang buong Western Extremity Divine Region ay tila nabigla ng celestial, nanginginig, ang nangungunang 10 monasteryo, ang nangungunang 100 puwersa, lahat ay natakot at nanlalamig. Nawala ang Heavenly Demon Barrier, nawala ang Ice Arm Ordman, at si Jiang Chen ay nawala ng tuluyan. Sa paglipol ng abo at alikabok, ang pagkabigla ng buong Western Extremity Divine Region ay nakakasindak din. Matapos ang pagkabigla, nabawi ng Western Extremity Divine Region ang kalma daw nito. Muling lumitaw ang dating nawasak na Great Thunder Sound Temple, sa itaas ng lupain ng Western Extremity Divine Region. Ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple ay nawala, at ang mga pumasok sa Great Thunder Sound Temple Illusion ay nawala, at kakaunti ang talagang lumabas sa Great Thunder Sound Temple Illusion. Sina Luonushan at Luo Binwang ay mapalad, at si Lan Luo ay nakatakas mula sa ilusyon ng Great Thunder Sound Temple at tumakas doon bago ang pagkawasak. Nakatakas din sina Venerable Jianan at Anan Venerable, hinding-hindi nila malilimutan, ang trahedya at kakilakilabot sa mundo, si Jiang Chen na nag-iisa, pinipigilan ang lahat, ang eksenang iyon ay talagang kakilakilabot, ang isang lalaki sa God Venerate Realm Late Stage ay napakalakas kaya nakakakilabot. Nang tumira ang alikabok, alam nila na ang mga hindi lumabas ay tuluyan ng naglaho sa pagkawasak ng Great Thunder Sound Temple na ilusyon. Nagkatinginan sina Luo Nushan at Lan Luo, at pareho silang may desperado na tingin. Si Jiang Chen, sa huli, ay hindi pa rin nakatakas sa pagsilang. Lalo na ang mood ni Luo Nushan ay sobrang komplikado, ang Big Yellow ay naghihintay pa rin sa balita ni Jiang Chen sa Luoshen Clan, ngunit paano niya ipapaliwanag sa Big Yellow? Si Jiang Chen, sa kabila ng kanyang lakas at pagbagsak sa opens iba ng lahat, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Maaaring ito ay isang pagnanakaw. Walang makapagbabago, walang makakaintindi sa nakakakilabot at pait na iyon. Pamulong si Lan Luo sa Great Thunder Sound Temple, na nakuhang muli ang mga slab. Napakalungkot ng puso, kung hindi dahil sa sarili niya, baka hindi mamatay si Jiang Chen. Pinatay niya si Jiang Chen, na lahat ay bumaba. Nang makarating siya sa sarili niyang katawan, ang kanyang puso ay parang espada, at walang makakaunawa sa kanyang paghihirap at kapitan. Jiang Chen, sorry. Alam ni Lan Luo na utang niya ang damdamin ng tao ni Jiang Chen, at ang buhay na ito ay hindi patapos. Ngunit kapag namatay ang mga tao, ang Great Thunder Sound Temple ay nawala, ang ilusyon ay nawasak, at ang lahat ay nawala. Ito ay hindi maaaring baguhin ng sinuman, katotohanan. Ang hitsura ni Luo Binwang at ng iba pa ay nagbigay daan sa Yun Lan the Wist at Jiayan the Wist na mabilis na lumapit, at ang mga mata ay napuno ng marangal na kulay. Ang inaalala nila ay ang huling resulta. Ano ang tungkol sa kanila? Tanong ni Yun Lan the Wist, ang kanyang mukha ay medyo napahiya, kahit na ayaw niyang isipin ang tungkol dito, ngunit ang mga katotohanan sa kanyang harapan ay naging medyo hindi katanggap-tanggap, at ang kanyang haka-haka ay maaaring ang katotohanan. Lahat ay namatay doon,
at sa pagkawasak ng Great Thunder Sound Temple, ito ay naglaho. Napabuntong hininga si Luo Binwang, at hindi naging madali para sa kanila ang pagtakas mula sa pagsilang. Ito ay isang pagkakataon para sa Diyos na bigyan sila, ngunit ang iba pa sa kanila ay buhay na walang hanggan at nanatili sa Great Thunder Sound Temple Illusion. Lahat patay. Nakahinga ng maluwag si Yun Lan the Wist, nagtanong ng isang sulyap, ang kanyang mukha ay medyo mapatla, ang resulta na ito ay lampas pa rin sa kanilang inaasahan, walang sinuman ang makakaisip, ito ay magiging isang hindi inaasahang epikong sakuna, mga patay na tao, walang sinuman ang hindi pinuno sa kanilang mga templo, ngunit ang mga nahanap nila mula sa lahat ng direksyon, ngunit sila ay nabigo. Ano ang nangyayari? Tanong ni Jiayan, nakatingin kay Luo Binwang at sa iba pa, namatay ba ang mga taong iyon sa loob? Grabe yun. Maliban sa iilan sa amin, parang walang lumalabas na buhay. Ito ay talagang kakilakilabot. Ang lahat ng mga henyong disipulo, sa sandaling iyon, ay naging napakasikip, ang mga eksperto ay nagtipon, at sa wakas ang mapagmataas na tao sa huling tao, ngunit hindi kami. Ang muling pagkakatawang tao ng buhay na Buddha ay ganap na nawala. Sabi ni Luo Binwang, Amitabha, mabuti at mabuti. Malungkot ang mukha ni Jiayan, Bamulong, magkadikit ang mga palad. Mapatla ang mukha, bagamat hindi kasiya siya ang mga resulta, ngunit naunawaan din niya ang katotohanan, iyon ay, ang lahat ay hindi maaaring pilitin. Sa pagkakataong ito ay nagtipon sila ng maraming tao sa Great Thunder Among the Sound Temple Illusion, gusto kong makakuha ng Reincarnation Buddha at God Suppressing Monument, ngunit hindi ko naisip na ito ay isang binigay na pagbibigay ng nobya, ang mawalan ng isang hukbo sa ibabaw nito. Nakakadurog talaga ng puso. Amitabha, Jiayan the Wist, ayon sa iyong opinyon, ito ba ang numero ng aking Buddha Boundary? Yun Lan the Wist na makahulugang tingin kay Jiayan, bulong. Mahirap sabihin, at least for now, parang may mga serious energy injuries kami. Walang nakakaunawa kung gaano karami sa mga ito ang mapait at mapait, at ang mundo ay napakabigat. Dapat lagi nating pagnilayan ito. Ang pagbagsak ng Buddha ay daan-daang milyong taon. Higit pa sa sapat, ngunit kami ay nagmamalasakit lamang sa aming sariling pangalan, ngunit mayroong ilang mga tao. Alam ko na ang espiritual na pinuno ng Buddha Boundary ay nawala sa loob ng daan-daang milyong taon. Sa madaling salita, lahat ay gustong maging totoo. Ang pinuno, ang simbolo ng Budismo, ay isisilang mula sa digmaang ito. Sinabi ni Jiayan ng may malakas na puso, ang ekspresyon ay puno ng panghihinayang at puno ng buntong hininga. Kahit ano pa ang kalalabasan, kami ang bagsak. Hindi nababalik ang mga patay, ngunit hinahabol pa rin natin at gustong ituloy. Ang reinkarnasyon ng buhay na Buddha ay totoo o mali. Walang nakakaalam, totoo ang God Suppressing Monument. Lumitaw ito sa lupain ng Western Extremity Divine Region. Maraming tao ang nakakaunawa sa katotohanan ito, ngunit walang pumipigil sa takbo ng paghabol, puso ng kasakiman, puso ni Yuang, puso ng kaiabangan, puso ng galit, talunin tayo. Kalikasan, nawala ang paggalang at kabanalan kay Buddha. Ang ating puso ay matagal nang wala na sa harap ng Buddha, ngunit bago ang mga interes. Ang pitong emosyon at anim na pagnanasa ay kasama na rin sa atin. Kaligayahan, galit, kalungkutan, takot, pag-ibig, kasamaan, pagnanasa, ay hindi dapat magkaroon, kulay, tunog, halimuyak, panlasa, hawakan, batas, hindi na umiiral, ito ay ang aming infatuation, ngunit din namin ay matagal na ginseng ang Buddha's puso ng Wu. Ang kabiguan na ito, ay hindi isang kaluwagan para sa amin, o kahit na isang invisible epiphany. Panipi. Jiayan the Wist tunog sa tainga, pakikinig kay Luo Nushan ay malinaw na ekspresyon, mga mata na may taos pusong pagpipitagan. Amitabha, sabi ng the Wist, parang after we go back this time, we must reflect on it well. Dahil ang mga bagay ay isang foregone conclusion, tila kailangan nating mag-isip sa likod natin. Ang sakuna na ito ay hindi isang babala sa Diyos. Ano, malaki ang Buddha Boundary, hindi ko alam kung anong oras at buwan ang hihintayin ko hanggang sa kaya ko na. Umiling si Yun Lan the Wist at nagpaalam kay Jiayan the Wist at sa iba pa. Nalungkot ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito ay nasa buong hukbo, at wala pang balita, kung ito ay isang reincarnation o isang God Suppressing Monument.
Lahat pare-pareho. Siguro sa simula, mali tayo. Pulong ni Gia Yan the Wist at handa nang sumakay sa kanyang pag-uwi. Ang Great Thunder Sound Temple Illusion, sa puntong ito, ay ganap na nagpinta ng full stop of completion, walang nakakaalam kung saan namatay ang reincarnation ng buhay na Buddha, walang nakakaalam kung saan pupunta ang God Suppressing Monument, ngunit natapos na ang kanilang misyon. Isang laro, panaginip, kapag ang buhay at kamatayan ay nasa isang kisap mata. Tila walang katapusan ang imahinasyon, at si Wuying sa huli. Tumingin si Luonushan sa walang katapusang lupain, at lumiko na sa maalikabok na lugar ng Great Thunder Sound Temple. Ito ay hindi na ang kaluwalhatian ng taon, at ang ilusyon ay nawala, ngunit hindi nila alam kung saan pupunta sa isang mundo na tila ilusyon. Sa sandaling pumasok si Jiang Chen sa Brave Warrior Gate, ang labas ng mundo ay walang epekto sa kanya. Kaya lang wala siyang magawa. Si Zhu Chenying at ang isa pang taong gumawa sa kanya ng hindi inaasahan ay kinuha lahat ni Nayana Ayana. Si Jiang Chen ay puno ng galit, ngunit wala siyang kakayahang ibalik ang dalawa sa Brave Warrior Gate. Ang Brave Warrior Gate ay nag-uugnay sa Three Realms, at kahit si Jiang Chen ay hindi alam. Bagamat ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple ay nawasak, siya ay ligtas at maayos sa Brave Warrior Gate, ngunit bago nawasak ang Great Thunder Sound Temple Illusion, siya ay nasa Brave Warrior. Sa gate, nakaramdam pa rin ako ng matinding panginginig. Si Jiang Chen ay determinado sa kanyang puso. Naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Brave Warrior Gate. Noong unang panahon, ito ang divine item ng Dragon Race 9 Great Supreme. Kahit si Qian Yu ay bamantong hininga, hindi alam, ito ang kapangyarihan ng Brave Warrior Gate ay maiisip. Ngayon lang Jiang Chen, malayong malaman ang kapangyarihan nitong Brave Warrior Gate. Hindi ko alam ang mundo sa labas, paano na ngayon? Tinataya na ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple ay ganap na nadismaya. Pulong ni Jiang Chen. Chen, patay pa ba tayo? Hahaha. Ang malupit na monk ay tumawa ng malakas sa Ancestral Dragon Pagoda, at mabilis na pinakawala ni Jiang Chen ang Tyrant na monk at Qing Zuan mula sa Ancestral Dragon Pagoda. Pagkatapos ng pagnanakaw, halos pumunta ako upang magulat sa prinsipe. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ikaw ba? Ito ba ay isang self-contained na mundo? Huwag mo akong takutin, Little Chen. Huminga ng hangin si Monk Monk, tumingin sa lahat ng bagay sa paligid niya, sumabog ang kanyang puso, kung gaano karaming kasanayan ang kailangan niya sa sarili niyang mundo, walang mas nakakaalam kaysa sa kanya, pumapasok siya sa Great Thunder Sound Temple Illusion, kahit na ito ay ilusyon gayunpaman, ito rin ay isang manifestasyon ng isang self-contained na mundo. Maaari itong maging isang self-contained, hindi bababa sa upang makamit ang eksperto sa Emperor Realm, upang magkaroon ng pagkakataon na buksan ang sarili nitong mundo, ngunit ito ay bihira lamang. Hindi ito ang mundo ko. Hindi naman ako ganoon kalaki. Ito ay nasa likod ng Brave Warrior Gate, sa likod ng Brave Warrior Gate. Ito ay isang bagong mundo. Tila isang mundong naghihintay na mabuksan at tuluyang mawala, ngunit itong Brave Warrior Gate, ito ay napakalakas din. Hindi ko lang maisip kung para saan ang Brave Warrior Gate. Kung hindi siya makakatakas sa kamatayan, doon talaga tayo mamamatay. Nagkibit-balikat si Jiang Chen at sinabing, medyo may emosyon. Brave Warrior Gate. Isang magandang Brave Warrior Gate. Medyo may kabuluhan, talagang kaya ng mundo na buhayin ang mga tao, hindi simple, hindi madali. Bamantong hininga ang malupit na monk at sinabing labis ang pagkagulat sa kanya ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, kung walang Jiang Chen, talagang imposible siyang makatakas mula sa pagsilang. Kung mayroon siyang malaking kayamanan, tiyak na magiging people go siya, sa pagkakataong ito sa buong ilusyon ng Great Thunder Sound Temple, patay at sugatan, at kakaunti ang mga taong nakatakas. Tama, ang mga taong iyon. Halos lahat ng namatay at nasugatan, hindi hihigit sa 5. Sinabi ni Jiang Chen nang may katiyakan, ito ay nasa huling minuto pa, at mabilis na umalis sa ilusyon ng Great Thunder Sound Temple, para lamang magkaroon ng maliit na pagkakataon na mabuhay, kahit na ang Nero Ayana, ito ay medyo mahirap. Sa huling sandali, siya ay may hindi nang ahas na ipagpatuloy ang gusot kay Jiang Chen, kung hindi ay tiyak na siya ay magiging malalim. Sit-sit, nakahinga si Qing Zuan ng malamig na hangin.
Hindi niya akalain na napakaraming Western Extremity Divine Regions at ang top level na eksperto mula sa lahat ng direksyon, kaya lahat sila ay namatay sa ilusyon ng Great Thunder Sound Temple, at kakaunti ang mga taong lumalabas. Napabuntong hininga talaga ito. Humph! Yung tipong, ayokong mamatay, ayokong magpakasal sa amin. Wala akong pinto, makakasama ko si Little Chen. Sino ang makakapigil sa atin? Hahaha, this time, makakalaban na naman tayo. Hayaan ang mga hindi marunong mabuhay. Go! Ilang dekada na akong sinusubaybayan, at ngayon nandito na ako lahat, patay na, maldita sila, at sinusubukan kong agawin sa aking mga kamay ang God Suppressing Monument, na tinatawag na Retribution. Ang mga mata ng malupit na monk ay walang katulad na madilim at malamig. Ang mga taong ito ay lahat ay sinumpa, at sila ay namatay ng 100 beses, upang hindi maging laban sa kanya sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, ang dalubhasa sa kanilang nangungunang 10 monasteryo ay masasabing isang matinding kawalan. Hindi ko alam kung kailan ko maibabalik ang orihinal na enerhiya. Ang mga taong ito ang dapat na maging sandigan ng nakababatang henerasyon. Dapat silang maging rebelde at masaktan. Dapat din nilang pagnilayan ito. Pagpatay ng tao. Ang mga taong ito ay maaari lamang magpakamatay. Ang mga taong ito ay masasabi lamang na sila ay may sariling kakayahan. Sa maikling panahon, hindi na sila dapat magkaroon ng anumang karagdagang aksyon. Maliban kung hindi sila natatakot sa kamatayan, sila ay ipapadala sa pintuan. Dapat tayong gumaan. Panipi-panipip. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Tama si Kuya Jiang, hindi na natin kailangang mag-alala kahit ngayon lang. Ang mga lalaki ay malubhang nasugatan at tiyak na magseselos, at pagkatapos ng pagkawasak ng Great Thunder Sound Temple Illusion, dapat nilang isipin kung saan pupunta, tiyak na hindi tayo. Uupo ako at hihintayin sila. Qing Zuan sulok ng bibig ay dinang isang ngiti, ilang beses bago sila ay kapanapanabak, makatakas mula sa kapanganakan, ngunit sino ang makakagarantiya na sila ay magiging napakaswerte sa susunod. Hindi sa lahat ng oras na mapapala ko ang Buddha Ancestor, ngayon ay maaari na silang tahimik saglit. Lumabas tayo, Little Chen, sa mundo ng iyong Brave Warrior Gate, lagi akong awkward, hahaha, hindi kasing komportable sa labas ng mundo, pero ito ay isang magandang lugar para maiwasan ang kasamaan, sa maliit na sa mundo, walang inaasahang makakahanap sa atin. Tumawa ang malupit na monk. Ayos ito, tumango si Jiang Chen. Gusto rin niyang lumabas at tingnan. Ano ang nangyari sa mundo ng Western Extremity Divine Region? Matapos maalis ang ilusyon ng Great Thunder Sound Temple, ang kasalukuyang Western Extremity Divine Region ay tiyak na magulong. Malaking pagbabago, sa pagkakataong ito maaari nilang saktan ang dalubhasa sa nangungunang 10 monasteryo, at ito ay isang walang katapusang puot. Ang kalaban ay sumasalubong sa matinding pamumula, tiyak na hindi nila bibitawan ang kanilang sarili. Dapat din silang maging mas maingat, pagkatapos ng lahat, mag-ingat sa paglayag sa libu-libong taon. Nang itulak ni Jiang Chen ang Brave Warrior Gate palayo, ang tatlong tao ay ganap na natulala, dahil ang lahat ng mayroon sila ay nasa harapan nila, hindi lang ang pagkasira ng dilaw na buhangin sa Western Extremity Divine Region. Sa halip, ito pala ay ang Great Forest. Sa paligid ng mabangis na hayop, isang walang katapusang daloy ng mga nakakatakot na hininga ang nagmula sa kailaliman ng hanay ng bundok. Noong unang panahon, ang libu-libong milya ng dilaw na buhangin ay naging kagubatan sa kasalukuyan. Ano ang lugar na ito? Pulong ng malupit na monk. Hindi alam ni Jiang Chen kung saan ito, at ang ilan ay nabigla. Ang mga larawan dito ay lubos na naiiba sa kanilang mga naunang eksena. Kung inaasahan kong magiging mabuti, ito ay dapat na ang intersection ng Central Region Divine Land at ng Deserte Divine Region. Sa sandaling ito, si Jiang Chen sa likod, si Fire Kilin ay dahan-dahang tumayo at sinabing mababa. Banal na lupain sa gitnang rehiyon. Nagniningning si Jiang Chen, ang sulok ng bibig na may dampi ng makabuluhang ngiti. Hahaha, sa wakas nakarating na rin ako sa Divine Land sa Central Region. Matagal ko nang gustong pumunta at umalis, ngunit sa kasamaang palad ay walang magandang pagkakataon. Ang malupit na monk ay labis ding nasa sabik. Ang miles ay 1,000, Central Region Divine Land, aking Jiang Chen, halika.
Above Divine World, Nain Rehiyon 18 Counties, Dongsheng Divine Region, Nantong Divine Region, Desolate Divine Region, Desolate Divine Region, Restricted Area Divine Region, Ancient Divine Region, Earth Divine Region, naisip ni Confucius, na dinagdagan ng 18 counties, Central Region Divine Land, ay ang sentro ng Wan'ian, kung saan natipon ang kagandahan ng 4 na dagat at 8 dagat, at matatagpuan ang 9 na rehiyon. Ang Central Region Divine Land ay ang sentro ng buong Divine World. Ang pagtitipon ng mga eksperto, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga pulutong, walang sino man ang hindi gustong humakbang sa Central Region Divine Land, kung saan bumuo ng kanilang sariling dalubhasang daan. Mayroong isang sinaunang dalubhasa, batay sa Central Region Divine Land, na nagdadala ng kapangyarihan ng 9 heavens and 10 earths, na nagwawalis sa langit, flat 8, ang 9 rehiyon, ang mga bundok at dagat, ang kagubatan ng libu-libong tao. Masasabing ang Central Region Divine Land ay ang lugar ng hindi mabilang na dalubhasa na naghahangad ng isang bagay kahit na sa panaginip. Dito, mayroong hindi mabilang na henyo, eksperto, at kahit na desisyon ni Jiang Chen na maging isang kaakit-akit, tulad ng ilog, ang Divine World ay may populasyon na daan-daang milyon. 1. Ang sentro ng pagtitipon ay ang Central Region Divine Land, na nagbubukas sa lupain at nagpapakita ng sarili nitong panig. Ito ba talaga ang Central Region Divine Land? Totoo ba na direkta tayong tumawid sa Western Extremity Divine Region? Ang Qingzuan ay hindi kapani-paniwalang kulay pa rin. Si Jiang Chen ay hindi pa bumabagal hanggang ngayon, ngunit ang Fire Qilin ay hindi dapat magsalita ng walang kaparirikon, at mayroon itong sariling memorya ng pamana, na lubhang sensitibo sa geographical na lokasyon. Sa oras na ito, ang puso ni Jiang Chen ay puno ng panonibik at pagkabigla. Brave Warrior Gate, bagamat hindi ko alam kung anong uri ng mga pagbabago ang naganap, ang Great Thunder Sound Temple Illusion ay hindi alam kung anong uri ng mga pagbabago, ngunit ito ay isang magandang bagay na direktang ilipat ang mga ito mula sa Western Extremity Divine Region Teleportation sa Central Region Banal na Lupain. Kung tutuusin, kung talagang lilito sila sa Central Region Divine Land, malamang naaatakehin sila ng mga pulutong ng nangungunang 10 monasteryo. Wala man silang takot sa kanilang mga puso, ang gulo kapag sinusundan sila ng isang grupo ng mga langaw. Hindi na ako makapaghintay, hahaha, Little Chen, sabi mo nagsanib puwersa ang ating mga kapatid at pagkatapos ay hinalo sa Central Region Divine Land. Paano naman? Tingnan mo si Jiang Chen, ang malupit na sayaw ng monk, ay puno ng pag-asa. Ang taong ito ay isang master na takot sa mundo. Magkasama sila ni Jiang Chen, tiyak na magiging aktibo siya, at ito ay isang kalamidad. Huwag banggitin ang anumang bagay, saktan muna ang mga tao ng Central Region Divine Land at sabihin ito ng paulit-ulit. Ikaw ay hindi mapalagay. Sinamantala ni Jiang Chen ang tingin ni Monk. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay umabot na sa half-step God Sovereign Realm. Kahit na ang ordinaryong God Sovereign Realm ay maaaring maging isang labanan. Ano pa ba ang maaari niyang katakutin? Ngayon sa labas ng Western Extremity Divine Region, ang malupit na monk ay ganap na kakilakilabot. Sa Central Region Divine Land, anong uri ng lugar ang may eksperto? Anong klaseng sekta meron? Kahit na ang 10 pinakamalaking monasteryo sa Western Extremity Divine Region ay maaari lamang ituring bilang isang middle class na puwersa sa Central Region Divine Land. Ito ay ganap na hindi maihahambing sa mga superpower. Bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, ang Buddha boundary ng Western Extremity Divine Region ay tunay na ninuno ng mundo, ngunit ngayon ang Divine World, nahati sa daan-daang milyong taon, 9 regions 18 counties, ay matagal nang naging mukha ng taon. Paano ito hindi mapakali? Nakatakas kami mula sa ghost place ng Western Extremity Divine Region. Kung ayaw kong gumawa ng magandang boto, naaawa ako sa sarili ko. Kung nabubuhay ka, hindi ka dapat nabubuhay. Matapos maputol ang banal na mundo, nalaman kong suot mo ang iyong mga kamay, Little Chen, sa pagkakataong ito, tinatakpan ka, siguraduhin, bibigyan kita ng isang bagay na gagawin. Monk's face domineering said, pumping his nose, his eyes blooming with strange brilliance, he is bound to in the Central Region Divine Land, set off a storm. Ikaw, monghe ba ito?
The family is compassionate, the family is quiet and natural, you can do it well, baka hindi magulo ang mundo, parang sobrang saya. Umiti si Jiang Chen. Tinitingnan ni Qing Zuan ang mukha ng malupit na monk sa sandaling ito, ang puso ay may ilang masalimuot na lasa, saan pupunta ang mahinhin at magalang, ginoong monk. Paano na ngayon ang ganap na parang isang tulisan? Hindi inakala ni Qing Zuan na ang Daoist na may katarungan sa kanyang puso ay magiging isang malaking monk na ngayon ay mas mabangis kaysa sa mga bandido. Dapat sabihin na napakalaki pa rin ng agwat. Monk, nagbago ka na. Pulong ni Qing Zuan. Si Jiang Chen at ang malupit na monk ay isang bahagyang sulyap, at ang malupit na monk ay ngumiti at nagsabi. Qing Zuan, hindi sa nagbago ako, ngunit kay Little Chen, ako ang orihinal na ako. Nang mag-isa akong lumakad sa Divine World, nag-iingat ako, napakababa ko, ayokong ituring na buhay na target, umaasa ako na may Tian Cheng pa ako sa mata ng iba, ngunit sa huli, hinahabol ako ng buong Western Extremity Divine Region. Alam na alam kong hindi ito totoo sa akin. Nang muli kong nakilala si Little Chen, nagbago ako, binalik ko ang dating ako, minsan wala akong takot, walang takot ako. Ang malupit na monk ay hindi nagmamalabis, ngunit kapag ako ay nag-iisa, nararamdaman ko na ang mundo ay puno ng kawalang interes at nag-iisa. Tila naiintindihan ni Qing Zuan ang mga tanawin sa malupit na monk, ngunit naiintindihan niya na ang malupit na monk ay dumating na sa lahat, ito ay talagang hindi madali, kaya hindi niya inaasahan na ang malupit na monk ay magiging ganoon dati, iniisip niya na ito ay ang kasalukuyan ng malupit na monghe ay tila mas totoo. Kung ikukumpara sa magalang at magalang, mas gusto niya ang isang ito ngayon, dahil wala siyang kinalaman dito. Ito ay ang hitsura ni Jiang Chen, na nagbigay sa kanya ng hindi maisip na kemikal na reaksyon, at hinayaan ang id, na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso, na tumayo muli. Ito ang nature niya. Kung isang araw, nakasuot siya ng ginintoang tanikala, nakatayo sa harap ko sa seryosong paraan, sasabihin sa akin Amitabha, kapag hindi nagmumura ang mga monghe, mararamdaman kong wala ako sa lugar, hahaha. Nakangiti ring sinabi ni Jiang Chen, ang mga mata ng dalawang tao ay nagtagpo, mas kilala nila ang kanilang sarili kaysa sa isa't isa. Ayaw mong maging masaya ng maaga, sabi ko, narito ang junction ng Deserte Divine Region at Central Region Divine Land, ngunit hindi ko sinabi na dito, ang Central Region Divine Land. Ang mababang boses ni Fire Killian ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Jiang Chen at ng malupit na monk. Ano naman yun? Ang Desolate Divine Region ay hindi kasing ganda ng Central Region Divine Land. Ano ang magagawa ko? Utulin. Pagmamalaking sabi ng malupit na monk. Itaas mo muna ang ulo at tingnan mo. Medyo tuyo ang boses ni Fire Killian. Nang iangat nila ang ulo, nakita nilang madilim ang tuktok ng ulo at tila nawala ang liwanag ng araw. Bahagyang natigilan ang mga mata ni Jiang Chen, at sa sandaling itinaas niya ang ulo, bagamat mayroon siyang mahusay na psikolohikal na paghahanda, nakaramdam pa rin siya ng labis na pagkagulat. Ito ay halos 1,000 talampakan ang taas. Parang bundok, gagamba pala. Kung ito ay isang dragon at phoenix great tongue, si Jiang Chen ay hindi makakaramdam ng labis na pagkagulat, ngunit ito ay naging isang spider na 1,000 talampakan, anumang mga binti ng gagamba, 1,000 talampakan ang haba, ay lubos na pinalaki. Higit sa lahat, naramdaman ni Jiang Chen na ang amoy ng gagamba ay tila hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili, at lumingon siya sa likod at may 12 ng mga ito sa paligid. Ang nakakatakot na gagamba na ito ay higit pa sa isa. Nararamdaman ng mga tao ang pamamanhid ng anit. Yung kay Lola, grabe. Ito ba ang Desolate Divine Region? Ang malupit na monk ay bamulong, ang kanyang mga mata ay nagbago ng 1 degree. Naramdaman niya si Alexander, napakaraming nakakatakot na higanteng hayop, tiyak na hindi siya ng ahas na pukawin. Ang Desolate Divine Region ay hindi kasing ganda ng Central Region Divine Land, o kahit na sa Western Extremity Divine Region, Northern Cold Divine Region, ngunit ang pinakanakakatakot, itong 4 Divine Region, Earth Divine Region, Deserte Divine Region, Restricted Area Divine Region at Ancient Divine Region, kabilang sa mga Divine Region, kakaunti ang mga tao na nabubuhay, kahit na ang eksperto ng 9 Regions at Monster Beast ay magkakasamang nabubuhay sa Divine World. Desolate Divine Region, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito,
narito lahat ito ang halimaw na hayop sa kagubatan. Anumang langaw ay maaaring ibang uri ng bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, kaya hindi madali ang ating kasalukuyang sitwasyon. Tahimik na sabi ni Fire Kilin. Mukhang nagkakaproblema tayo, napakaraming higanteng gagamba, mabilis na gumagalaw, ang dapat kumilos. Sabi ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, isang hiyawa ng kumalat sa daang milya. Tulong, may tao, kumunot ang noo ni Jiang Chen, nagkatinginan ng tatlo at mabilis na lumingon sa pinanggalingan ng tunog. Sana ay hindi magdulot ng kaguluhan ang mga dambuhalang hayop na ito. Kung hindi, sila ay magdurusa, tulad ng isang malaking mabangis na hayop, kapag nagkagulo, pagkatapos ito ay maaaring maging kakilakilabot. Mabilis na sumugod si Jiang Chen, tatlong tao at Fire Kilin, tinawid ang maraming tinak sa paligid nila. Sa gubat, mayroon ding mga monster beast na may parehong laki, ngunit ang lakas ay bihirang higit pa sa God King Realm. Naisip ni Jiang Chen, ang mga lalaking iyon, dapat ang lahat ay ang pagkain ng mabangis na higanteng hayop, ang mundo ng mahinang karne, nang walang anumang paliwanag, ang dalubhasa ay maaaring mabuhay ng masyik. Nakita ni Jiang Chen ang mahigit isang dosenang tao sa kanyang harapan, na nakikipaglaban sa isang mabangis na higanteng hayop. Ang higanteng hayop ay ang spider higanteng hayop sa itaas ng kanilang ulo, ngunit ito ay hindi masyadong malaki, higit sa 10 lamang, ngunit medyo nakakatakot. Sa paligid ng Earth Domain, isang radius na 10 milya, halos ganap na patag, naiwan lamang ang higanteng gagamba at higit sa 10 tao doon, at ang bilang ng mga taong nahulog, maraming beses, makikita mo na ito ay isang linya koponan ng 10 tao, gayunpaman, ay pinatay ng malaking tao sa oras na ito, na naiwan lamang ng higit sa 10 katao. Mukhang may problema ang mga taong ito, sabi ni Jiang Chen. Hindi nakakatulong ang tulong. Ang malupit na monk ay tumingin kay Jiang Chen at tila nagtatanong ng kanyang opinyon. Magaling ang higanteng gagamba na ito, natatakot ako na may kapangyarihan din ang half-step god sovereign realm, pero hindi ko alam kung nasa likod nito ang mga higanteng gagamba sa ulo natin. Kung ang higanteng gagamba na ito ay isang grupo na may mabangis na higanteng hayop, ay mas magandang tingnan kung pinuprotektahan pa natin ang ating sarili. Tiningnan ni Fire Kilin ang mga higanteng gagamba ng 12 ng half-step god sovereign realm sa tuktok ng ulo. Ang mga taong ito ay hindi fuel efficient na mga ilaw. Maaaring makatipid ng isa ay isa. Sinabi ni Jiang Chen na kung ito ay dalawang mabangis na labanan ng tao, kailangan niyang ibitin ang tawag. Ngunit ang pagtingin sa mga taong iyon na nilamon ng mga higanteng gagamba at pinatay, palagi siyang hindi komportable. Amataba, alam ko na hindi ka uupo, mahabagin ako, darating si Monk. Nanguna ang malupit na Monk at sumugod. Ang lakas ng half-step God Sovereign Realm ay kitang-kita, at ang ordinaryong God Sovereign Realm ay maaaring hindi siya kayang sugpuin. Ngayon ang malupit na monk ang namumuno, direktang nagpiprint, ningning ni Buddha, ang higanteng gagamba ay napilitang umatras. Ang isang nakakatakot na alo ng panginginig ay bumalik, at ang higanteng gagamba ay ganap na naitaboy ng malupit na monk, at ang mga mata ay napuno ng walang katapusang galit. Salamat sa ginawang aksyon ng High Monk. Puno ng pasasalamat ang sinabi ng dalagang nakahawak sa kamay. Asul-asul na damit, matengkad ng ngipin, tatlong paa na chingfeng, mahabang buhok, matalino. Ang kulay ay mababaw, malamig at hindi pangkaraniwan, ngunit tulad ng babaeng war god, hindi ito limitado sa isa, at mayroong isang uri ng scarf na hindi nagpaparamdam sa mga kilay. Walang pangkaraniwang kahinaan ng babae, at ang ilan ay malamig at creamy killing intent. Siyempre, ang layuning ito ng pagpatay ay para sa higanteng gagamba. Ang kapangyarihan ng mabuting kapangyarihan ay talagang isang modelo para sa aking henerasyon. Kahit na ito ay katulad ng half-step God Sovereign, kahit ikaw ay natatakot na baka hindi ito ang kanyang kalaban. Isang tangkad na matandang lalaki, may dignidad ang ekspresyon, kumilos si Monk A, nagulat ang lahat, kahit na ang kanyang lakas ay half-step God Sovereign Realm, ngunit sa harap ng tyrant na Monk, tila hindi gaanong mahalaga. Master Wu, ano sa palagay mo ang kanyang lakas, at ano sa palagay mo? Tahimik na tanong ng babae. Hindi ko siya kalaban, nagtatago ako, sa pagkakataong ito kaharap ko ang mga taong ito, hindi ako dapat lumaban. Sabi ng matandang lalaki na tinatawag na Master Wu.
Alam ko, Master Wu. Tinanguan ang mabigat na nakatago, sa itaas ng magandang mukha, walang kapantay na walang malasakit, tulad ng pagputol ng kutsilyo, ngunit maganda at nakakasawa. Petty and low human, magiging pagkain ko kayong lahat, hahaha. Umisi ang dambuhalang gagamba at sinabing ang hitsura ng malupit na monk ay hindi ito natakot. Little guy, compared with those big guys, you really don't see enough. Ang half-step god sovereign realm ay ginagawa kang napakamayabang. Mukhang hindi ka nito tinitingnan ng kulay. Hindi mo alam ang kapangyarihan ni Benfair. Malamig na bumantong hininga ang monghe, mas makapal ang layunin ng pagpatay sa mga mata. Isang grupo ng mga ignoranti at hanggal na tao, maaari mo nang ideklara ang parusang kamatayan. Masungit na sinabi ng higanteng gagamba na hindi niya inilagay ang malupit na monk sa kanyang mga mata. Ang nakakatakot na higanteng mahabang binti, tulad ng matalas na mahabang kutsilyo, ay mabilis na lumapit sa malupit na monk. Payat na higanteng mga binti, mahaba at manipis at walang kapantay na matalas, nagwawalis na nakaraan, ang kahungkagan ng langit, maihahambing sa espada, puno ng momentum. Nagniningning ang ningning ni Buddha. Ang monk-monk ay hindi rin nagpakita ng kahinaan, ang mga kamay ay nagprint ng jewel linkage, at ang higanteng spider na labanan, ang higanteng gagamba ay ganap na napigilan ng malupit na monk, nakakasindak sa kapangyarihan ng Buddha rhyme, patuloy na sumabog, ang malupit na monk upang sirain ang kapangyarihan na tumalo sa higanti gagamba. Tignan mo ang tyrant ko, ang makapangyarihan, hindi nababasag, hahaha. Buddha Samsara, ang malupit na monk ay tumama at tumama, kulog na kumikinang, liwanag at anino, direktang binaligtad ang higanteng gagamba, at naputol pa ang tatlong binti ng higanteng gagamba. Ang basura ay talagang basura. Umiling ang malupit na monk at sinabing hindi niya seseryosohin ang dambuhalang gagamba. Oh, ang lakas ng loob mong saktan ako, hindi kita pakakawalan, hindi. Ang dambuhalang gagamba ay umungal at sinabi, Master Wu, sa pamamagitan ng Tibet, pumunta tayo ng mabilis. Kung hindi, kung ang higanteng gagamba na ito ay baliw, hindi tayo maaaring masyadong malayo. Sinabi ng isang binata na may isang sulyap na kumikinang na ang kanyang lakas ay napakahusay, ngunit ito ay mas masahol pa kaysa kay Master Wu at sa Tibetan. God venerate realm late stage pick, sa harap ng higanteng gagamba, ngayon lang siya nagdusa ng husto, ang natitirang God venerate realm middle stage expert, halos patay at sugatan, wala pang 10 tao ang naiwan. Maging ang mga elder ng half-step god sovereign sa kanila ay tuluyan ng napatay. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang siya ay matakot sa higanteng gagamba na ito, kahit na ang kalbo na monk ay nagtataboy ngayon sa higanteng gagamba, ngunit sila ay nasa desolate divine region, mahirap igarantya ang isang katulad na sitwasyon. Iniligtas tayo ng high monk na ito. Kung iyon ang paraan, ano ito? Sun Xiaolong, nakakadismaya ka. Umiling si Wu Zhenshen at sinabing, tumingin din si Tantai Jingzhang sa kanya, walang malasakit na ekspresyon, walang salita. Ewo, kasabay ng pagbulong ng higanteng gagamba, sa kanyang likuran, sa hindi kalayuan, mayroong 10 higanteng gagamba ng half-step god sovereign realm, at ang lakas ay katumbas nito. Ang eksenang ito ay nagpapabago kay Wu Zhenshen at Sun Xiaolong at sa iba pa, lahat ng mukha ay nagbabago, lalo na ang nasa gitnang yugto ng God Venerate Realm, na lubos na natatakot at nanginginig, halos 30 God Venerate Realm middle stage expert, ngayon na lamang may isang ikatlo na lang ang natitira, ang kanilang paglalakbay sa desolate divine region ay medyo mahirap at mahirap ngayon. Mayroong 10 higanteng gagamba ng half-step God Sovereign Realm. Mababa ang mga mata ni Tantai Jingzhang at mahina niyang sinabi. Inakala nilang maliligtas sila kung pagtataboy nila sa higanteng gagamba. Ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ng 10 higanteng gagamba. Grabe naman. Ang desolate divine region na ito ay talagang karapat dapat hindi tulad ng restricted area divine region at death Jedi, hindi tulad ng earth divine region at ancient divine region, restricted area divine region at deserted divine region, nakilala bilang ang pinakanakakatakot na divine region, halos walang mabubuhay dito. Kung hindi sila para sa isang napakahalagang bagay sa pagkakataong ito, hindi sila kailanman malalagay sa panganib. Bagamat nakagawa na sila ng sapat na paghahanda, hindi pa rin katanggap-tanggap ang mga resulta, at ang pagkamatay at pinsala ay sanhi ng kanilang mga biyahe.
Mahusay na mga hadlang. Mauna ka na, dito tayo. Sabi ni Ching Xuan, nakatingin kay Tantay Jingzhang at sa iba pa. Hindi, paano natin hahayaan si Grandmaster at ang iba pa na makipagsapalaran para sa atin? Kung ganoon, nakakahiya talaga ang matanda. Sinabi ni Wu Zhenshan sa malalim na boses, hindi niya intensyon na umalis sa lugar na ito, kahit na inapi sila ng 10 higanteng gagamba, ngunit hindi sila maaaring maging walang utang na loob. Mauna na tayo, dapat kayanin ni Grandmaster. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ang 10 higanteng gagamba na ito ay hindi nakakatakot, ngunit mukhang mahirap sila. Hindi mahirap harapin ang mga ito sa lakas ng monk at ng tyrant na monk. Gagawa sila ng mga tao dito. Pakiramdam ko ay hindi komportable at kailangan kong alagaan sila. Isa ka lang na God Venerate Realm Late Stage. Ano ang kwalipikasyon para magsalita? Desperado na ngayon si Grandmaster na iligtas tayo. Paano tayo makakaalis dito? Ang aking Tantay Jingzhang ay talagang hindi isang sakam at takot na tao. Kung natatakot ka kung kaya mo, pwede kang umalis. Tumingin si Tantay Jingzhang kay Jiang Chen. Ang kanyang lakas ay ang pinakamahina, ngunit siya ay naglakas loob na gumawa ng isang malaking kaguluhan. Medyo nagalit talaga ito sa kanya. Nasa krisis si Grandmaster at hindi siya makaalis. Hahaha, di ba? Little Chen, malakas ka ba? Nanunood ka pa rin ba ng palabas? Natigilan si Monk Monk at natatawang sinabi, ngumiti si Jiang Chen at itinuro ang tyrant na monk. Kahit na siya ay may mahinang panunuya sa lasa, sinabi niya kay Jiang Chen na hindi niya kailangan ng sarili niyang aksyon. Puwersa, maaaring ganap na harangan ng mga taong ito. Si Jiang Chen ay umiiyak din at tumatawa. Hindi ko ini-expect na na-turn down ako dito, pero hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Ngayon ay tila nagpa siya siyang iligtas ang aksyon, ngunit nailigtas din ito ang ilang mga taong mapagmahal. Yan. Kuya Jiang, magpahinga ka lang, itong mga lalaki, kakayanin ko kasama si Monk. Si Ching Xuan din ang sulok ng bibig na may dampi ng ngiti, ngunit hindi ko alam na si Tantay Jingzhang ang pinakamakapangyarihang tao sa kanila. Hoy, anak, sa totoo lang nananatili ka rito. Kung mahina ka, huwag mong pilitin ang sarili mo, hahaha. Sa huli, kahit si Fire Kilin ay kinutsa si Jiang Chen at mabilis na kumilos. Ang tatlong higanteng gagamba sa tatlong pares ay hindi na kailangan. Body, mahina ang lakas. Tumigil na tayo at manatili, kumusta ang lakas ko kumpara sa iyo? Hindi ba't mas mabuti iyon kaysa sa iyo? Ngunit sa ekspertong labanan ng Half-Step God Sovereign Realm, wala kang magagawa. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan namin ng Half-Step God Sovereign Realm, at mahirap lang. Bamantong hininga si Sun Xiaolong, handa siyang tumakbo, ngunit ganap na hindi sumang-ayon si Wu Zhenshan at Tantay Jingzhang, maaari lamang siyang manatili sa kanyang anit. Makatuwiran, tumanggo si Jiang Chen, malalim na sumang-ayon, hindi gaanong masabi, ngunit tumingin sa mga malupit na monk at sa iba pa. Ngayon, sa oras na ito, napakahusay pa rin nila sa 11 higanteng gagamba, na pinamumunuan ng malupit na monk. Fire Kilin ang galit ay pumupuslit, umaagos sa pagmamadali, ganap na walang takot, si Ching Xuan ay nagpidal ng Blue Lotus, umiindayog, nakikipaglaban, ang mga halimaw, hindi naliliit. Hindi mabilang na mga sapot ng gagamba, sa buong kawalan, isang strip ng mga gagamba na kahawig ng gossamer ni King Kong, na sumasaklaw sa lahat, halos ganap na hamarang sa kanilang daan, ngunit si Fire Kilin ay sumugod sa harap, kasama ang Kilin Beast Fire, nagniningas na mga spider web, walang takot, tatlo ang labanan sa mga ito higit sa 12 higanteng gagamba ang naging kagalakan. Ang magkabilang panig ay bumalik at walang pressure sa monk at sa iba pa. Talagang top expert ang mga taong ito, ang kamay na may hawak ng Asher Sword at Fire Kilin, ang lakas ay hindi kinakailangang mas mababa kaysa sa iyo, iyon lang ang Eclectic Grandmaster, ang tunay na buhay na walang hanggan ng walang katulad na among genius, Tantay Family, mapapantayan mo lang. Pero ngayon hindi ka na niya kalaban. Sinabi ni Wu Zhenshan sa isang malalim na boses, isang dampi ng nanginginig sa langit na layunin ng pakikipaglaban ang sumiklab sa kanyang mga mata. Kasali lang sila sa laban na ito para iligtas tayo. Hindi tayo dapat umupo na lang, kung ganoon, ang aking Tantay Family, paano ako magiging lalaki sa hinaharap?
Bahagyang napunit ang puting kilay ni Wu Zhenshan, malamig na boses ang sabi, at tumingin kay Tantai Jingzhang at gumawa ng unang hakbang sa labanan. Tantai Jingzhang expression kawalang interes, ang kanyang lakas ay hindi nawawala si Qing Zuan. Sa sandaling ito, dapat din siyang sumali sa lalong madaling panahon upang payagan ang mga higanteng gagamba na mabilis na mapatay. Natatakot akong magbago, itong mga dambuhalang gagamba, walang nakakaalam kung may tutulong, at bawat isa ay half-step God Sovereign Realm. Nakakatakot talaga, dinadala nila ang eksperto sa harap nitong mga dambuhalang gagamba. Ay ang pangkalahatang presensya ng Kanyan Kumpei. Ang mahina ay dapat magkaroon ng kamalayan ng mahina, ang mundo ng dalubhasa, hindi mo naiintindihan. Sinulya pa ni Tantai Jingzhang si Jiang Chen at sinabing, tumalikod siya at naglakad sa ere, direktang sumama sa pangkat ng labanan upang tulungan ang mga malupit na monk at ang iba pa. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang ilong at walang magawang nagkibit-balikat, nakatingin kay Sun Shaolong sa tabi niya. Mukha akong mahina, sa aking mga mata, kaya kitang talunin sa isang kamay, lalo na si Tantai Jingzhang. Ni hindi mo nga kilala si Tantai Jingzhang. Tumingin si Sun Shaolong kay Jiang Chen nang may paghamak, at anabangan si Tantai Jingzhang, na puno ng paggalang at paghanga. Kapag ang code word ay idle kamakailan, ang old Su ay papasok sa Expedition Mobile Game upang laruin, at ang mga kapatid ng Dragon Marks ay naglaro ng ilang pambansang digmaan na napakasaya. Si Jiang Chen, na walang katapusang hinamak, ay masaya rin. Pinagmasdan niya ang excitement sa gilid. Sa oras na ito, hindi niya kailangan ang kanyang ginawang aksyon. Si Fire Kilin at ang malupit na monk ang namamahala. Pinakinang ng ningning ni Buddha ang aking walang katapusang Buddha Charm at Fire Kilin. Ang Kilin Sacred Fire ay ganap na nasira ang pag-atake ng mga higanteng gagamba. Ang kanilang pag-atake sa sapot ng gagamba ay eksaktong pinigilan ng Fire Kilin. Kahit na ang malakas at matigas na sapot ng gagamba ay hindi makalaban sa pagkasunog ng Kilin Sacred Fire. Sa sandaling ito, kasama ang pagdaragdag ng Tantai Jingzhang at Wu Zhenshan, limang tao ang nakikitungo sa higit sa isang dosenang higanteng gagamba. Masasabing hand-to-hand ito, sa harap ng matinding pang-aapi ng mga higanteng gagamba. Ang pinakamaginhawa ay si Tantai Jingzhang, bagamat ang kanyang ang lakas ay iba sa lakas ng malupit na monk at ang bangis ng Fire Kilin, maging ang paglalayag ni Qing Zuan, tila siya ay matahimik. Ang lakas ng pagganap ay hindi nakakatakot, ngunit si Jiang Chen ay tumingin sa labas, ang babaeng ito, ang kanyang kap marahil ito ang pinakanakakatakot, dahil kahit siya ay hindi alam kung nasaan ang kanyang tunay na kahinaan, maging kung gaano siya kalakas. Nakakatawang babae, siguro kahit si Monk ay hindi kalaban, pero ayaw niyang palayain ng tuluyan ang sarili. Mukhang hindi lang ito ang kanyang orihinal na lakas. Tumingin si Jiang Chen kay Tantai Jingzhang. Ang babaeng ito ay may kakaibang ugali sa ibang babae. Walang chivalrous na lamang, tanging malamig at may elo, si Qing Li ay walang kapantay sa mundo, hindi mayabang, ngunit hindi sa mundo. Ito ay maaaring ang kanyang natatanging lugar. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong maliitin ang mga dambuhalang halimaw na ito. Ang mga taong ito ay pawang mga aboriginal na tao sa Desolate Divine Region. Hindi namin ito kayang bayaran. Kung lalabanan natin ang mga taong ito, kailangan na nating umalis dito. Kung hindi man, tinatantya na ang malaking bilang ng mabangis na halimaw na hayop ay magsasama-sama. Sa oras na iyon, kahit na ang Diyos Emperor ay natatakot na maging isang tigre at natatakot sa tatlong puntos. Ang iyong lakas ay masyadong mahina upang maunawaan. Ang totoong takot, alam mo lang na invincible sila, pero hindi nila alam, ang mga kakilakilabot nilang bagay. Ang pinakahihintay na tingin ni Sun Shaolong kay Jiang Chen, ay bamulong, bagamat mahina ang lakas ni Jiang Chen, ngunit pagkatapos ng lahat ng tatlo niyang kasama ay gumawa ng malakas na pag-atake, na tinutulungan silang harangan ng opens iba ng mga higanteng gagamba, kailangan pa ring tiisin ang sitwasyong ito. Alam ko, ang mga taong ito ay hindi fuel efficient na mga ilaw. Tumango si Jiang Chen, at sinabing may pagtatampo na ekspresyon, ang ekspresyon ay marangal. Tila ang mga dambuhalang gagamba na ito ay wala ng kakayahan, dahil ang kanilang limang opens iba ay tuluyan ng dumurog sa mga dambuhalang gagamba na ito.
Alam mo, pero gusto kong sabihin na ang mga maliliit na kapatid ay talagang hinahamak. Tumingin ka sa tatlong tao sa paligid mo, Fire Kilin, ang mabangis na mundo ay isa sa pinakamakapangyarihang divine beast, Tunggo, ngayon, Kalbong the Waste, isang dakot ng Buddha rhyme na nanginginig sa langit, umiiyak na mga multo, ang babaeng nakadamit ng Asher, kaakit-akit. At walang kapantay, nangingibabaw na pagtagas sa gilid, walang mas mahina kaysa sa mga Tibetans, bakit napakasayang mo? Sabihin mong hindi ka mahilig makinig, maliit na kapatid, hindi mo talaga iniisip ito, may tatlong walang katulad na eksperto sa paligid mo, ngunit ikaw ay hindi makayanan, at silang tatlo ay maaaring magsama sa iyo, at ito ay iyong nilikha. Sinabi ni Jiang Chen Sun Shaolong, ang ekspresyon ay walang malasakit, tila labis na ikinalulungkot para kay Jiang Chen, ang pagkapuot sa bakal ay hindi isang poster ng bakal, kung babaguhin mo ang iyong sarili, mayroong tatlong nakakatakot na kaibigan, na matagal nang nasira half-step God Sovereign Realm. Ngunit sa huli, ang kanyang lakas ay mababa, tanging ang God Venerate Realm lang ang huling yugto, paano itugma ang tatlong half-step God Sovereign? Hindi ba dapat ikaw ang maliit na tagasunod ng kanilang tatlong malalaking eksperto? Nakita kong itinaas mo, hehe. Ngunit maganda ang sinasabi ng matandang kasabihan, pinipili ng mabubuting ibon na manirahan sa kahoy, at ang langaw ng phoenix ay isang mabuting ibon. Ang mga pagkakataong ito, kailangan mong alagaan itong mabuti, kung ang iyong lakas ay makakagawa ng mga tagumpay, tiyak na tingnan ang tatlong half-step God Sovereign Realm na eksperto ay hindi makakatulong sa iyo. Si Sun Shaolong ay walang katapusan, at ang ekspresyon ay malungkot. Tila ito ang tagapagturo sa buhay ni Jiang Chen. Naaalala ko, umiti si Jiang Chen at tumango. Remember that you have to go to your heart, you can't promise to go all out and forget. Pagkatapos maglakad sa mga ilog at lawa, hindi ito maaaring maging palpak, divine world ay malaki, gaano kalawak, hindi makita ang langit mula sa ilalim ng isang balon ang laki ng desolate divine region ay medyo mapanganib. Mag-ingat ka. Kahit na hindi tayo maglakas loob na maging palpak, hindi ba ito mahirap? Ngunit ang aking fossil sect ay tiyak na hindi isang sakam na tao. Talagang lalaban ako sa higanting halimaw na halimaw kasama ang iyong mga kaibigan. Sabi ni Sun Shaolong na may pagmamalaki sa mukha, masasabing siya ang nauna sa kanya, ang ganitong bagay ay natural para bigyan siya ng mahabang memorya. Mas malakas ang lakas ng iba. Ito ay ibang tao. Kailangan pa itong matigas sa bakal. Sinasabi ba nito sa akin ang higit pa tungkol dito sa iyo? Sinabi sa iyo ng aking kapatid na ito ay para sa iyo, kailangan mong maging sapat sa sarili. Tahimik na tumango si Jiang Chen. Itinuro ba, ang kapatid ko ba ay katutubo rin ng banal na lupain sa Central Region? Iyan ang kalikasan. Isa akong divine land na tao sa Central Region. Isa ako sa mga elite na disipulo ng Fossil Sect. Ako ay Fossil Sect. Ito ang pintuan ng 17th sekta ng Central Region Divine Land. Ito ay medyo makapangyarihan. Hindi ito maihahambing sa ordinaryong sekta. Noong nakaraan, kapag ang ating Master Ancestor ay napakatalino, ito ay isang mataas na pagsubok sa Divine World. Sa kasamaang palad, ang kaguluhan ng banal na mundo sa mga taong ito ay nagdulot ng pagbabago sa lahat ng mga super force, at hindi lang kung ano ang maaari nating kontrolin, ngunit kahit na gayon, ang ating fossil sect ay isa pa rin sa mga sekta ng Divine World na may mukha. Tila ipinagmamalaki ni Sun Shaolong ang kanyang sekta, isa sa 17 sekta ng Divine World, mukhang napakalakas. Mukhang malaking sekta ang fossil sect kung nasaan ang kapatid ko. Paano naman ang ibang sekta, ibang puwersa? Alam ba ng matandang kapatid ang isa o dalawa? Papuri ni Jiang Chen. Malaki ang mata ni Sun Shaolong at agad na interesado sa. Paano mo masasabing kilala mo ang isa o dalawa? Iyon ay medyo naiintindihan. Paano mo alam na alam ang batas? Tumingin si Jiang Chen kay Sun Shaolong nang may labis na interes. Umupo pa ang dalawa sa lupa at nag-usap tungkol dito. Ang pag-asa ni Jiang Chen ay nagbigay inspirasyon sa palabas na yuwang ni Sun Shaolong, at biglang bumukas ang boses. Tinanong mo ako, ito ang tamang tao. Ang buong Central Region Divine Land, na nakakaalam ng pinakamahusay, ang buong Fossil Sect, at maging ang buong Kunshan County, ay maaaring hindi maipakita sa akin ang tama.
Ang matandang kapatid na iyon, sinasabi mo sa akin, ano ang dibisyon ng kapangyarihan sa banal na lupain ng Central Region? Si Jiang Chen ay lubhang mausisa tungkol sa Central Region Divine Land. Ngayon ay ipinagmamalaki ni Sun Shaolong ang kanyang mukha. Ito ay malinaw na isang mahusay na pag-unawa sa Central Region Divine Land. Ito ay isang magandang bagay na may isang tao upang malutas ang mga problema para sa kanya. Si Jiang Chen ay nagdurusa lamang dahil sa kakulangan ng pang-unawa sa Central Region Divine Land. Matagal na niyang gustong alamin, dahil nang makakuha siya ng 3 Rushing Thunder Charts, nahanap na niya ang lugar kung nasaan ang Heavenly Lightning. Central Region Divine Land, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong maglakbay sa Central Region Divine Land. Ngayong parating na ang pagkakataon, natural na hindi niya kayang bitawan. Makinig, ang Central Region Divine Land ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang bawat lakas ay may kahit isang county. Sa Central Region Divine Land, mayroong isang matandang kasabihan, isang tore at isang templo. Sa magkabilang panig, ang bundok Qinghai Bajau ay nasa harapan, ang Wuyan ay tumatakip sa araw at ang multo ay ngayon, at ang espada ay lasing. Ito ay sasabihin mula sa likuran. Ang ulap ay natatakpan ng mga multo, Shaman Cloud Sect, Ghost Kill Sect, Dawing Sword Sect, Galaxy Sect, at Beacon Sect, ang 5 sekta na ito ang mainstays ng Divine Land sa buong Central Region. Malakas ang 5 puwersang ito, at awkward ang sinuman sa kanila. Hayaang manginig ang Divine Land ng Central Region. Nasa unahan ang Qinghai Baji Mountain, sabi ni Silver Mountain Joe, Mountain Si Sect, at 8 Extremity Sect. Ang 3 puwersang ito ay nasa tuktok pa rin ng 5 sekta. Nakakatakot, hindi ko na kailangan pang sabihin. Siyempre, ang pinaka nakakatakot, o sa unang pangungusap, isang tore at isang templo na sumasakop sa magkabilang panig, sabi ni Buddha Pagoda at Marshall Peel Palace. Ang 2 puwersang ito, hindi mo talaga maisip, ang Marshall Peel Palace ay gumagawa ng mga tabletas at nililinaw ang pagtitipon. Ang lugar ng mga master, kung ito ay concocting pills o masters ng mga instrumento sa pagpino, ay isang malakas na apela, at sa gitna ng Marshall Peel Palace, mayroong hindi mabilang na mga master at kahit na hindi mabilang na mga buhong cultivator. Para sa Marshall Peel Palace, may isip na ang Marshall Peel Palace ay nakakatakot sa Central Region Divine Land. Tungkol sa Buddha Pagoda. Kapag binanggit ang Buddha Pagoda, kahit na si Sun Shaolong ay isang marangal na hitsura, at ang mga mata ay walang katulad na natulala. Kung ikukumpara sa katahimikan ngayon, parang medyo masikip. Itong Buddha Pagoda, talagang nakakatakot. Nang makita ang pagkawala ng kulay ni Sun Shaolong, patuloy na nagtanong si Jiang Chen, kailangan niyang hanapin ang Buddha Pagoda, natagpuan ang 8 Buddha, at natagpuan si Yun Geyao, nahanap niya si Yan Qingcheng. Don't dare say this. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Buddha Pagoda? Masasabi ko lang sa iyo na ang Buddha Pagoda ay tila may higit pa sa Marshall Peel Palace, bagamat ito ay nominally isang tore at isang templo, ngunit Buddha Pagoda ang lakas ay bahagyang mas mataas kaysa sa Marshall Peel Palace. Ang Buddha Pagoda ay isang simbolo lamang, sa ilalim ng Buddha Pagoda, mayroong 8 Buddha, ang 8 Buddha na ito, ay ang tunay na lakas, bawat hakbang ng Buddha, monopolyo isang county, ang kanyang kakilakilabot, ay hindi nangangailangan sa akin upang ulitin ng labis, sa buhay na ito, hindi ko gustong makilala ang Buddha Pagoda. Seryosong sinabi ni Sun Shaolong, ang pagbabago ng dating palpak na estilo, para kay Buddha Pagoda, ay tila nakakatakot. Ano naman ang fossil sect mo? Maaari mo bang i-rank ito? Medyo curious si Jiang Chen at nagpatuloy sa pagtatanong. Ang aming fossil sect ay isa sa 17 pinakamalaking sekta ng Kunshan County sa loob ng saklaw ng Drawing Sword Sect. Sa loob ng Kunshan County, kahit man lang ang nangungunang 10 sekta ay hindi masyadong makapangyarihan. Sinabi ni Sun Shaolong kay Jiang Chen. Ito ay talagang kamanghamanghang. Hindi mo kailangang isipin na ang ating fossil sect ay kasenjiya ng 17th sect sa Kunshan County of Drawing Sword Sect. Kapag talagang pumasok ka sa Divine World, alam mo kung gaano kalaki ang Kunshan County, sa loob ng saklaw ng Drawing Sword Sect. Nang walang tulong ng teleportation formation, ang God Sovereign Realm Expert ay kailangang tumagal ng 100 taon,
ang God Venerate Realm Expert ay tumatagal ng 1,000 taon, ang God King Realm Expert ay tumatagal ng 10,000 taon, at ang Heavenly God Realm Expert, sa milyon-milyong taon. Hindi makatawid sa buong drawing sword. Ang sekta, ang karaniwang practitioner, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ay maaaring hindi makaalis sa saklaw ng drawing sword sect. Sa tingin mo, kahit na gusto mong tumawid sa drawing sword sect, aabutin ang 1,000 taon, at teleportation formation, hindi lahat ay kayang bayaran ito. Walang pakialam na sabi ni Sun Xiaolong. Paano ko sasabihin, ang fossil sect ko ay isa ring super sect within the scope of drawing sword sect? Divine world is not a sect of sect, it is thousands, countless, you just can't cross it. Pero sa lakas ng God Venerate Realm mo, kung gusto mong maging isang party overlord, hindi mahirap, pero gusto mong sumali sa malaking sekta natin gaya ng fossil sect, hindi ito simple, maliban kung pinamunuan ka ng 3 kaibigan, hulaan mo, posibleng makapasok sa fossil sect ko. Si Sun Xiaolong ay labis na ipinagmamalaki, ngunit pagkatapos makinig sa kanya, si Jiang Chen ay talagang nakalanghap ng malamig na hangin. Napakalawak ng Divine World Earth Domain na hindi niya naisip. Ito ay 1,000 milya ang layo, si Peng Cheng ay lumipas, kahit na ito ay eksperto sa God Venerate Realm, kahit na ito ay sumasaklaw sa buong Central Region Divine Land, ito ay tinatayang 10,000 taon. Ito ang tunay na Central Region Divine Land, ang sentro ng Divine World, 1,000 milya lang ang layo, mahirap lang tingnan ang ulo at buntot. Tingnan mo si Jiang Chen, medyo nagbubuntong hininga, si Sun Xiaolong, na kinuna ng shot ang balikat ni Jiang Chen na may pakiramdam ng tagumpay, na nakangiting nagsabi. Ang pagbabasa ng 1,000 libro ay hindi kasing ganda ng paglalakbay ng 1,000 milya. Magkakaroon ka pa rin ng 1 maliit na kapatid sa hinaharap. Huwag magpabil, huwag pabayaan ang iyong sarili. Isang araw, naniniwala ako na sa talento ng 3 mong kaibigan, tutulungan kita. Ginagawa ka rin itong 1 eksperto ng half-step God Sovereign Realm. Sa oras na iyon, kahit na ang 1 malaking puwersa tulad ng fossil sect ay iba ang pakikitungo sa iyo. Alam ko, salamat sa puntong binanggit ng iyong kapatid, hindi ako tutuperin ang misyon, hindi pa nagtagumpay ang revolusyon, at kailangan pang magsikap ng mga kasama. Magalang na sinabi ni Jiang Chen, ang mga salita ni Sun Xiaolong ay maaaring hindi mga salita ng puso. Sa Central Region Divine Land, ang eksperto lamang ang maaaring maging 1 makadyos na presensya. Ang dalubhasa lamang ang sukdulang layunin ng kanilang pakikibaka, dahil dalubhasa, maaaring lumipad sa lupa, makapangyarihan, dahil dalubhasa, maaaring hayaan ang hindi mabilang na mga tao na yumuko, maaaring hayaang magbago ang langit at lupa, maaaring tumagal magpakailanman, hindi ang edad. Tama ba ito? Ang lahat ay nagsisikap. Sinusubukan kong pumasok sa half-step God Sovereign Realm sa loob ng 10 taon. Kung ganoon, ang aking posisyon sa fossil sect ay maaaring tumaas. Gusto kong magsanay ng higit sa 370,000 taon. Sa panahon ngayon, umabot na sa ganoong kalakasan. Ito ay napakabihirang sa banal na mundo. Ang pangkalahatang kasanayan, ang pagpasok sa God King Realm, ay natatakot sa 100,000 o kahit milyon-milyong taon, at ang God King Realm ay pumasok sa God Venerate Realm. Hindi pa oras para lutisin ito. Ito ay ang pangangailangan para sa 1 epiphany upang magkaroon ng 1 pagkakataon. Dahil maaari kang tumuntong sa God Venerate Realm, nangangahulugan ito na ang iyong kakayahan ay mahusay. Gaano ka nakatagal nag-practice nito? Walang kapantay na sinabi ni Sun Xiaolong, nilinang niya ang God Venerate Realm Peak sa loob ng 370,000 taon. Ang talentong ito ay bihira sa Divine World. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa mga tunay na elder ng fossil sect, isa rin siyang top 10 elite disciple, ngunit napakahirap na pumasok sa half-step God Sovereign Realm, at ang oras ay hindi nangangahulugan ng ilan. Ang 1 mga tao ay hindi maaaring makalusot magpakailanman, ngunit ayon sa sariling paghuhusga ni Sun Xiaolong, dapat siyang magkaroon ng 1 pambihirang tagumpay sa loob ng 10,000 taon, ng higit sa 100. Naisip ni Jiang Chen na dapat wala pang 200 taon para makapasok sa Divine World. Hinawakan ni Jiang Chen ang ilong at nagbago ang ekspresyon. Tila ang tinatawag na henyo at enchanting ng Divine World, pero hanggang doon na lang.
More than a million years, okay pa rin. Ito ay laging umaasa. Hindi ito madali. Ipagpatuloy mo yan. Ito ay nilinang sa loob ng 3,000 taon. Siya ang ating fossil sect, at kahit ang buong Kunshan County ay isang daliri. Ang hindi mabilang na henyo ay maaaring linangin sa half-step god sovereign sa loob ng 3,000 taon. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang henyo na nakakaakit minsan sa 1,000,000 taon, masisiraan lang ako ng loob. Si Sun Xiaolong ay puno ng paghanga at paghanga kay Tantai Jingzhang. Siyempre, hindi niya kailangang sabihin ito, ngunit naiintindihan din niya na kung gusto niyang pantayan si Tantai Jingzhang, tinatayang mayroon siyang hindi bababa sa half-step god sovereign realm. Hindi makuha ang puso ni Tantai Jingzhang, mahirap sabihin. Sa buong fossil sect at maging sa Kunshan County, si Tantai Jingzhang ay ang pangarap na manliligaw ng hindi mabilang na mga taon ng kalalakihan para sa isang bagay kahit na sa panaginip ng isang tao. Ang 3,000 taon ay maaaring tawaging isang walang katulad na kaakit-akit, tila eksperto sa divine world, ngunit hindi ito ang kaso. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, "Anak, parang hindi mo talaga alam kung gaano kataas ang lupa, kaya hindi mo ito mapag-usapan. Ang daan patungo sa paglilinang, tandaan na bantayan laban sa pagmamataas at pagmamataas. Kung hindi dahil niligtas tayo ng kaibigan mo, dapat turuan kita ng leksyon. 3,000 taon sa divine world, ngunit sa ating fossil sect, si Tantai Jingzhang, ang pinakamabilis na nakarating sa half-step god sovereign realm expert, ay ginamit din sa halos 7,000 taon. Hindi mo kailangang mag-isip ng hindi ka panipaniwala, walang pakialam sa kawalan ng timbang, ginamit mo ito ng higit sa 1,000,000 taon, na normal. Ito ay higit pa sa sapat. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ay may 1,000,000 taon ng paglilinang, at kahit na nakalusot lamang sa God King Realm." Tahimik na sabi ni Sun Xiaolong. Sa sandaling ito, ang labanan sa malayo, ang estilo ng pagpipinta ay biglang nagbago, ang orihinal na 10 higanteng gagamba ay ganap na nilang napigilan, at nataman pa ang kalahati ng mga ito, ngunit sa isang iglap, ang bilang ng mga higanteng gagamba ay muli. Ito ay tumaas ng malaki, kahit na higit sa 20, at nadouble muli. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ng sinuman. Kahit na ang malupit na monk ay hindi na ang simula. Masayang masaya, higit sa 20 higanteng gagamba, na lahat ay half-step god sovereign realm, ang mga taong ito, bagamat simple sa isip, ay umabot na sa antas ng half-sovereign pagkatapos ng lahat, ganap na hindi idol, at mga aborigines ng desolate divine region, sila ay mas mahusay kaysa sa sinumang mga tao ay dapat alam ang kalalimin at alam kung paano sumulong at umatras. Sa oras na ito, ang mga higanteng gagamba na natipon ay parami ng parami. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, natatakot tayo na talagang kainin tayo ng mga dambuhalang gagamba na ito. Medyo matigas si Fire Kilin, at mahina ang boses. Tama, hindi tayo pwedeng maupo. Si Qing Zuan ay may marangal na kulay, at hindi siya umaalis sa kanyang half-step. Lahat, mauna na kayo, haharinjan ko itong mga dambuhalang gagamba. Sigaw ni Wu Zhenshen, "Master Wu, hindi." Mukhang seryoso si Tantai Jingzhang. Kung naiwan si Wu Zhenshen sa oras na ito, katumbas ito ng pagpapalaya sa kanya sa kamatayan. Paano makakayanan ng Monster Beast ang napakarami? Mahigit sa 20 half-step god sovereign, halos kayang walisin ng puwersang ito ang hindi magagapi. Medyo mahirap talaga itong mga ito. Mukhang kailangan kong magpakita ng ilang tunay na kakayahan. Napangiti si Monk Monk at hinawakan ang God Suppressing Monument. Sa sandaling iyon, ang apat na higanteng gagamba ay napilitang umatras, hawak ang God Suppressing Monument, ang nakakatakot ng Tyrant Monk, at ang God Suppressing Monument para sa mga higanteng ito. Ang pagsupil sa gagamba ay lubos na halata. Ang malupit na monk ay halos isang kaaway apat. Siya lang ang isa sa nangungunang 10 higanteng gagamba, medyo nangingibabaw. Nakakamangha talaga ang The Wiz. Ang ganitong uri ng eksena ay maaaring hindi gumagalaw bilang bundok, na may kaaway na 10, ito ay talagang isang modelo para sa aking henerasyon. Si Wu Zhenshen ay labis na hinahangaan ng malupit na monk. Sa sandaling ito, mas alam niya kaysa sa sinuman. Ang lakas ng malupit na monk na ito ay mas mahusay pa kaysa sa God Sovereign Realm.
Sampung higanteng gagamba ng half-step God Sovereign Realm, mahirap gawin sa kanya, ang gayong lakas ng labanan, ay matatawag na celestial, kahit na sa Central Region Divine Land, ang buwan ay tiyak na magiging object ng puwersa ng lahat ng partido, maaaring hindi ordinaryong tao. At ang God Suppressing Monument sa kamay ng tyrant na monk, lahat ay labis na nakakabigla, lalo na si Tan Tai Jingzang, maging ang hindi nakatali na espada sa kanyang kamay ay naging nanginginig. Isang magandang mapaniil na sandata, nilagyan ito ng dawist. Sinabi ni Wu Zhenxian na may isang buntong hininga ng pagmamalabas, ang walang katulad na paghanga ng malupit na monk. Ang banal na sandata ay nasa mga kamay, lumulunok na parang tigre, at ang kanilang sitwasyon sa pakikipaglaban ay muling naging deadlock, ngunit hindi ito ang paraan upang bumaba. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na higanteng gagamba, nakakaramdam din sila ng matinding pressure, na posible bang magkaroon muli ng ikatlong alon ng mga higanteng gagamba sa laban ng grupo. Sa oras na iyon, lahat ay matatakot, at ito ay magiging mahirap. Kailangan nating lumabas sa lalong madaling panahon. Pulong ni Wu Zhenxian, tumango ang lahat, gusto silang patayin ang mga dambuhalang gagamba na ito, ngunit madali silang mabigla. Little Chen, hindi yetok action, kailan ito? Tahimik na sinabi ng malupit na monk, habang nakaharap sa 10 higanteng gagamba mag-isa, ang malupit na monk ay nakaramdam din ng matinding panggigipit, sa kabila ng God Suppressing Monument sa kamay, ngunit hindi pa rin niya kayang labanan ang mga bayani, Jiang Chen ang taong ito kung hindi kikilos, tiyak na medyo matigas. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Sa oras na ito, kahit na ang malupit na monk ay hindi makatagal. Kung tutusin, ang pagkasalikop sa mga dambuhalang gagamba na ito ay isang napakasakit na bagay. Ayos ito, tumango si Jiang Chen at lumabas, ngunit nahuli siya ni Sun Shaolong. Kuya, mamamatay ka na ba talaga? Ang mga laban na ito, medyo pabaya, malamang nakasali ka. Kumunot ang noo ni Sun Shaolong, ngunit naramdaman din niya na si Jiang Chen ay napakalapit sa kanya, sabik na makinig sa kanyang sariling ratio, kaya hindi niya payag na mawala si Jiang Chen na napakahusay na tagapakinig. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, mahigit 1,000,000 taon na akong hindi nag-practice, pero matagal na. Kung bibigyan ko ito ng 200 taon, I guess this guys, with a flick of a finger, mawawala na ito sa harap ng aking mga mata. Pagkatapos noon, lumayo si Jiang Chen at mukhang fan. Si Sun Shaolong, hindi ka panipaniwala, sa paningin ni Jiang Chen, ay nagsasanay sa God Venerate Realm sa huling yugto ng mahigit 100 taon. Hindi siya naniniwala na siya ay pinatay. Ang taong ito ay dapat na isang hari na mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Sa taong ito, palaging may isang taong mahilig sa pag-aatubili, lalo na sa harap ng isang magandang babae, ngunit kung gusto mong ituloy si Tan Tai Jingzang, ito ay masyadong kakaiba. Napabuntong hininga si Sun Shaolong. Hindi alam ni Jiang Chen kung paano mabuhay at mamatay. Sa sandaling pumasok siya sa labanang ito, siya ay buhay at patay pa. Sana hindi ka nahamarang. Tiningnan ni Tan Tai Jingzang si Jiang Chen. Sa oras na ito, ang kanyang hitsura ay malinaw na nagparamdam kay Tan Tai Jingzang na natatakot. Kapag wala siya, hindi mawawala ang magandang kalagayan niya para mailigtas siya. Ang pangungusap na ito ang eksaktong gusto kong sabihin sa iyo. Ngumiti si Jiang Chen at lumingon para tingnan ang mga malupit na monk at ang iba pa. Pumalik ka at hayaan siyang subukan ang aking 5 Elements Divine Fire. Jiang Chen sulok ng bibig ay binabalangkas ang isang malamig na ngiti. Ayos ito. Ang monk at Fire Kilin at Qing Zuan ay nagkatinginan at mabilis na umalis. Sa sandaling ito, si Tan Tai Jingzang at Wu Zhenxian ay medyo natulala. Hindi nila inaasahan na sasabihin ng malupit na monk na umalis siya at umalis. Si Jiang Chen ay nag-iisa. Paanong nangyari ta? Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Wu Zhenxian. Umalis ka na, ama, mauna ka na, huwag kang mag-alala sa akin. Sinabi ni Jiang Chen na tinatawid niya ang kutsilyo. Ito, si Tan Tai Jingzang ay talagang hindi rin kapanipaniwala. Hindi ko inaasahan ang malaking eksperto tulad ni Monk, ang eksperto ng Half-Step God Sovereign Realm, at tiniyak ko pa na ang isang tao mula sa God Venerate Realm Late Stage ay tutulong sa kanila na harangan ang likod na daan. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sige,
Iba talaga ang malaman na magkaiba ang expert ng Step-Step Sovereign Realm at ang expert ng Venvenate Realm. Halika, huwag kang hamarang. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Chen, Tantai Jingzang. Yung tipong halos mabaliw, masyadong speechless tong lalaking ta. Dahil gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Sina Wu Zhenshen at Tantai Jingzang ay umaatres din. Si Jiang Chen lamang ang nakaharap sa 20 higanteng gagamba ng Half-Step God Sovereign Realm. Sa sandaling iyon, ang Five Elements Trigram Fire Formation ay puno ng usok at apoy, at 21 ang harap ni Jiang Chen. Ang opens iba ng higanteng gagamba, na naglalakad sa himpapawid, ang Five Elements Divine Fire ay may mahusay na pagpigil para sa mga higanteng gagamba na iyon, na mas mahusay kaysa sa Kilin Sacred Fire ng Fire Kilin. Ito ay talagang isang kaunting kasanayan, hindi nakakagulat na maglakas loob na maging walang prinsipyo. Sinabi ni Tantai Jingzang na may marangal na mukha, ngunit nakita ni Wu Zhenshen ang isa pang nakakatakot na bagay, limang elemento ng banal na apoy. Ang limang apoy, kahit isa sa mga ito, ay gawa ng kalikasan, ngunit sila ay lima. Ang apoy ay nasa isa, at dapat silang maging pambihira. Siya ay dapat na isang Grandmaster o isang Concocting Pills Grandmaster. Sinabi ni Wu Zhenshen sa malalim na boses, at nagkaroon ng pagsabog ng kaguluhan sa kanyang puso. Ang lakas ni Jiang Chen ay hindi umabot sa Half-Step God Sovereign Realm, ngunit sa limang Divine Fires, sapat na ito upang makipagkompetensya sa eksperto ng Half-Step God Sovereign Realm. Ito ay talagang nilikha ng Diyos, limang banal na apoy, kakilakilabot. Tama ang iyong nahulaan, ang pamamaraan ng concocting pills ni Little Chen, medyo accomplished na iyon. Terena, baka magbago ka, o gumawa ng hakbang. Tahimik na sabi ng malupit na monk. Hayaan mo na siya, okay lang ba? Bamulong si Tantai Jingzang na bagamat hindi siya optimistiko kay Jiang Chen, mahina siya at mayabang, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay kinugkob ng mga dambuhalang gagamba na ito dahil gusto nilang iligtas sila. Sa sandaling umalis sila, naramdaman pa rin ni Tantai Jingzang na siya ay iba, ayoko pumunta. Nakatiyak, talagang wala. Nakangiting sabi ng malupit na monk, sinulya pa ni Wu Zhenshen ang mahigit 10 disipulo ng likod. Ang kanilang lakas ay nasa gitnang yugto lamang ng God Venerate Realm. Sa sandaling mangyari ang ibang mga sitwasyon, maaari nilang ganap na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang pagpasok sa Deserte Divine Region, ito ay isang tagumpay. Well, ngayon lang ito magagawa. Sabi ni Wu Zhenshen sabay kagat. Kung ayaw mong malate, tara na. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang batang ito. Parang down talaga sa kanya. Medyo nabigla rin si Sun Xiaolong. Kung ikaw ay nasa Fossil Sect, tiyak na magdudulot ito ng mga shocks. Napakabuting bata talaga ng lalaking ito. Kahit na mayroon kang limang Divine Fire sa parehong oras, ito ay talagang nakakainggit. Puot. Mauna ka na, sira ako. Hindi pa rin handang iwan ni Tantai Jingzang si Jiang Chen. Mabilis na umalis ang lahat. Tanging si Tantai Jingzang, ang bilis ng pag-urong ay napakabagal. Lumingon si Jiang Chen at tumingin kay Tantai Jingzang. Pareho silang kaakit-akit. Paglingon, muling tiningnan ni Jiang Chen ang higanteng gagamba, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ang limang elemento ng Divine Fire ni Jiang Chen, walang takot at walang takot, ay naglalakad sa pagitan ng 20 higanteng Monster Beast, 4 na pumatay, wala pang kalahating hanay ng oras, mayroon ng 20 higanteng Monster of God Venerate Realm Beast, lahat ay tumama ng husto, ngunit ang sumunod ay hindi maisip ni Jiang Chen, at kahit na higit sa 30 higanteng mga gagamba ng Half-Step God Sovereign Realm, lahat ay napapalibutan ni Jiang Chen. Damgay, ito ba ay pugad ng gagamba? Maging si Jiang Chen ay nakaramdam ng pangangilig sa anit. Masyadong nakakatakot ang mga lalaking ito. Sila ay ganap na walang hangganan. Sa pagsugpo sa Five Elements Divine Fire, ang mga higanteng gagamba na ito ay nataman ng husto, ngunit ngayon ay napakaraming higanteng halimaw na hayop. Walang makakapigil sa pag-atake ng mga lalaking ito. Sa dumaraming bilang ng mga higanteng gagamba, at sa wakas ay malapit na sa 70 Half-Step God Sovereign Realms Monster Beast, si Jiang Chen ay dumaranas din ng ilang mga pinsala, ang sulok ng bibig na may dugo, madilim na mukha, ang mga taong ito ay talagang mahirap.
Ito ay hindi makatwira na ang mga langgam ay nangangagat patay. Maiiwasan lamang ni Jiang Chen ang gilid nito. Kung ito ay away, hindi imposibleng mapatay sila ni Jiang Chen. Ngunit ano ang kahalagahan? Hanggat ang malupit na monk ay nakaalis dito, ang kanyang misyon ay nakumpleto. 36, ito ang pinakamahusay na patakaran. Inihiga ni Jiang Chen ang 5 Elements Trigram Fire Formation, ang Great Void Technique, na agad na humiwalay sa Battle Circle, ganap na nabulag ang higanteng Monster Beast, hayaan silang isipin na si Jiang Chen ay nasa 5 Elements Trigram Fire Formation pa rin. Grupo ng mga lalaking walang utak, aalis muna ako. Biglang lumingon si Jiang Chen, halos tamaan si Tan Tai Jingzhang ng isang buong, mabangong halimuyak na tila ibinubuga mula sa kanyang katawan. Ang subconscious retreat step ni Jiang Chen, ang mukha ni Tan Tai Jingzhang, walang saya o walang kalungkutan, ay parang walang nakikitang pagbabago, ngunit tumatalon din ang puso ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Tan Tai Jingzhang. Wala lang, hindi ako matutulungan ng mga iyon. Nagkibit-balikat si Jiang Chen at dinilaan ang dugo sa gilid ng bibig, tumatawa. Mabuti yan. Huwag mag-atubili sa hinaharap. Pagamat mayroon kang 5 Divine Fire, hindi ito nangangahulugan na maaari kang lumaban sa antas. Ngayon ay nahaharap ka sa higanteng halimaw na pinipigilan lamang ng iyong banal na apoy. Ang ibang wilderness monster beast, siguro hindi ganoon kadaling makatakas. Walang pakialam na sabi ni Tan Tai Jingzhang. Kung gaano ako nagsisikap, alam na alam ko. Ngunit ito ba ang iyong saloobin sa pagtulong sa mga benefactor? Ngumiti si Jiang Chen kay Tan Tai Jingzhang. Panasan mo muna ang dugo ng iyong sulok ng bibig. Kinuha ni Tan Tai Jingzhang ang isang puting panyo mula sa kanyang mga braso at ibinato ito kay Jiang Chen at tumalikod. Nakipagkamay si Jiang Chen at marahang pinunasan ang dugo sa kanyang bibig, marahan na sumisinghot, sumisigaw, ito ang tinatawag na body fragrance, hindi tulad ng peony, hindi tulad ng mga daisies, hindi tulad ng blue lotus, hindi tulad ng pandan, ito ay mas katulad ng isang maitim na halimuyak na nagpapasaya at nakakarelax sa mga tao. Hindi lamang si Tan Tai Jingzhang, ngunit maging ang malupit na monk ay hindi alam kung ano ang naranasan ni Jiang Chen pagkatapos nilang umalis. Hindi na ito 20 higanteng gagamba, kundi 35, at umabot pa sa 7. 80 monster beast, ang malas at kakilakilabot, walang sabi-sabi. Sa mga mata ni Tan Tai Jingzhang, si Jiang Chen ay natural na kanilang tulong, ngunit ito ay mas mapusok kaysa sa malupit na monk. Ang pag-ibig ay nag-aatubili at kahit na sadyang mystifying. Sa kapangyarihan ng God Venerate Realm Late Stage, mahirap na para kontrahin ang higit sa 20 half-step God Sovereign Realms Monster Beast, itong pagmamataas, siya pa rin ang nakikita sa buhay niya. Siyempre, tinalo ni Jiang Chen ang mga lalaki dahil lang sa nagkataong pinigilan siya ng mga higanteng gagamba, hindi ang tunay na lakas. Ngunit sa huli, nailigtas sila ni Jiang Chen at ng kanyang koponan. Maging si Sun Xiaolong ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, salamat sa tulong ng lahat ng dawis na kumilos, ang matanda ay talagang nagpapasalamat, at inaasahan ko ang lahat ng dawis. Matapos makapasok sa Central Region Divine Land, tiyak na pupunta ako sa aking fossil sect. Nakangiting sinabi ni Wu Zhenxuan, tumakas mula sa mga patay, bagaman higit sa 20 katao ang namatay, ngunit ang dalubhasa ng God Venerate Realm sa gitnang yugto, hanggat hindi nasaktan si Tan Tai Jingzhang kasama niya, kung gayon hindi ito isang mabigat na suntok, pagkatapos ng lahat, Wu Zhenxuan ay may Tan Tai Jingzhang ang mainstay ng kanilang linya. Salamat. Tahimik ding tumango si Tan Tai Jingzhang at nagpahayag ng pasasalamat kay Jiang Chen at sa iba pa. Walang gaanong mga salita, ngunit sila ay tunay na taos puso. Kung tutusin, siya yung tipo ng babae na masayahin at masayahin. Sa pagkakataong ito ay mas masahol pa rin ito kaysa kay Jiang Chen, kung hindi, hindi madali para sa atin na umalis. Same time na sinabi ni Qing Zuan, ngunit sa mga mata ni Tan Tai Jingzhang, maganda ang sinasabi nila para kay Jiang Chen. Kung hindi sinasamantala ng lalaki ang kanyang Divine Fire, magkakaroon siya ng matinding pagpipigil para sa higanteng Monster Beast, maaari siyang mamatay. Ito ay medyo miserable, at bago siya halos hindi kumilos, siya ay halos mamatay sa kabayanihan.
Kuya Jiang, haha, hindi ko talaga akalain na ganito pala kalakas ang lakas mo. Kahit na hindi pa ito nakakarating sa half-step God Sovereign Realm, isa na itong napakalaking kasanayan, ngunit ang iyong Divine Fire ay talagang mahusay, hayaan mo akong maiinggit. Ngunit ang pag-concoct ng mga table tas na Grandmaster o ang Grandmaster, umaasa akong magkaroon ng napakalakas na banal na apoy, upang makalakad ako sa sarili kong landas ng mahabang panahon, kung maaari akong magkaroon ng malakas na apoy. Hindi imposibleng maging Grandmaster, hehe. Sinabi ni Sun Shaolong na may seryosong ekspresyon, ang ekspresyon ay natigilan, at si Jiang Chen ay nabigla sa kanila ng may limang Five Elements Divine Fire Giant Spider. Ang sabi ng dragon ay napakamakatwiran. Mga maliliit na kapatid, mga taong naglalakad sa mga ilog at lawa, dapat mong malaman na ang Ginoo ay walang kasalanan, at ikaw ay may kasalanan nito. Ikaw ay buntis ng limang uri ng Divine Fire. Kung nakita ka ng taong may lihim na motibo, tiyak na gugustuhin mong ilayo ka. Mabilis itong pumatay. Sa hinaharap, inaasahan kong maprotektahan ng maliliit na kapatid ang kanilang sarili, huwag magpakita ng labis na banal na apoy, at malagay sa gulo. Ang mga salita ni Wu Zhenxuan ay lubos na kapakipakinabang para kay Jiang Chen. Tumango si Jiang Chen. Alam niya ang mga salita ni Wu Zhenxuan, ngunit totoo rin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Central Region Divine Land ay ganap na naiiba sa ibang mga lugar, pabayaan ang sarili. Nasaktan ang Buddha Pagoda, natatakot ako na sa banal na mundo, kailangan kong mag-ingat sa lahat ng dako, hakbang-hakbang. Ang sinabi ni Mister ay napaka, tatandaan ko. Tumawa si Jiang Chen. Amataba, bakit ang ilan ay mula sa Central Region Divine Land, bakit pumunta ng malalim sa Desolate Divine Region? Ang panganib dito, ngunit kapareho ng Restricted Area Divine Region, ngayon ay isang malungkot na bagay. Panipik. Ang malupit na monk ay natuksong magtanong, ang mga taong ito ay tinatayang papasok sa Desolate Divine Region ay isang larawan, kung hindi, paanong ang malaking pag-atake, ay papasok sa kaibuturan nitong Deserte Divine Region. At ang lakas ay hindi dapat maliitin, kung hindi nila nakatagpo ang mga higanteng gagamba na ito, hindi sila magdurusa ng ganoong kabigat na pagkawala. Nagkatinginan sina Tantai Jingzang at Wu Zhenxuan, bumulong si Tantai Jingzang. Sa pagkakataong ito ay dumating kami sa treasure hunt, ang fossil sect ay nakakuha ng isang napakakapanapanabak na balita. Sa Central Region Divine Land at ang Desolate Divine Region, mayroong isang maliit na nakabukod na bundok sa lugar na 500,000 noong 70,000 taon na ang nakalilipas. May langit sa labas, bumagsak ito sa bundok, at ito ang pinakamagandang material para sa pagdadalisay ng banal na sandata. Ito ay may hindi maisip na halaga. Narito ang layunin ng aming paglalakbay. Natapos si Tantai Jingzang, ngumiti si Wu Zhenxuan at sinabi ng may malakas na puso. Lahat munting kaibigan, ayokong sabihin mo na hindi masama ang ating lakas, ngunit lagi kong nararamdaman na sa pagkakataong ito ay naghahanap ako ng isang paglalakbay sa mundo, hindi ito magiging simple. Ang mga naunang bagay ay nakumpirma ang aking hula, at pagkatapos ay maaari akong makatagpo ang krisis ay mahirap din nating hulaan. I see it very pure and pure, it must not be the cockroach and the thief, but also the everyone. So the old man is mapangahas, wants to invite a few friends to action, help me fossil sect this time can be successful I found sa labas ng mundo, at sa panahong iyon, ang aking fossil sect ay kailangang magpasalamat sa iyo. Ito ba ay nag-iisa? Bumulong si Jiang Chen na ang langit ay isang tunay na hiyas, kahit na ang pinakamasamang material, ito ay talagang nakakatakot kaysa sa anumang origin god tool, at kahit ang orihinal na bato nito ay maaaring umabot sa antas ng Primal Origin Treasure Tool. Ang Divine Weapon, na Pinipino, ay lubos na mahalaga. Nagpapatuloy ngayon si Jiang Chen sa ilang Special Meteorite Iron. Ang kanyang 108 Origin God Tool ay medyo hit na ngayon at gustong patayin ang God Sovereign. Realm Expert, hindi na ito posible, ang Azure Sword Formation ay gustong maging mas malakas muli, kailangan nating palakasin ang antas ng Divine Weapon Treasure, kung ang 108 handle ng Origin God Tool ay gumagawa ng breakthrough, kahit na hindi ito umabot. Primal Origin sa antas ng Treasure Tool, dadalhin ka nito sa susunod na antas. Ayos ito, tumango si Jiang Chen at direktang sumang-ayon.
Tuwang-tuwa si Wu Zhenshen dahil sa lakas niya kay Tantai Jingzhang, kasama si Sun Shaolong at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming pera. Medyo mahirap nang makilala ang mga higanteng halimaw na iyon. Sa harap ng panganib, ang kanilang sitwasyon ay magiging mas mahirap at kahit na mahirap na ilipat. Sa makatuwid, nilayo ni Wu Zhenshen na tulungan sila Jiang Chen at ang iba pa. Kung hindi, mahihirapan silang mag-isip-isip sa kalsada. Pero may kondisyon ako, sabi ni Jiang Chen, huminto. Kumunot ang kilay ni Tantai Jingzhang at tumingin kay Jiang Chen. Anong mga kondisyon? Gusto ko kalahati. Si Jiang Chen ay mahina. Isa ka lang malaking leon. Nilulunok mo ba? Bamantong hininga si Tantai Jingzhang. Tapos subukan mo ako, tanong ni Jiang Chen. Humph. Malamig na bamantong hininga si Tantai Jingzhang, ang kanyang mukha ay namumula, at ang lamig sa kanyang mga mata ay dumaan. Ano ang nagsabi sa akin na subukan mo? Kung hindi dahil may pabor si Jiang Chen sa kanila noon, sa sandaling ito, natatakot ako na malapit na siyang tumakas. Ang mga salita ni Jiang Chen, kahit na siya ay isa sa kanila, talagang hindi siya masyadong nag-isip, ngunit hindi pinakinggan ng tagapagsalita ang intensyon, ngunit ito ay talagang medyo makabuluhan. Oh, sinabi ito ni Xiaoyo, dapat ba itong ihiwalay sa fossil sect ko? Nakangiting sabi ni Wu Zhenshen, walang saya, walang lungkot, walang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa tingin ko, dapat maunawaan ng Panginoon na sa iyong lakas, maaaring hindi mo maisakatuparan ang huling layunin. Sa oras na ito, nangyayari na narito kami, para sa iyo, ito ay isang magandang bagay, at hindi madaling makuha ito sa kalahati ng pagsisikap. Sa tingin ko alin ang mas madali, dapat mas malinaw ka sa akin. Umiti din si Jiang Chen at sinabi na ang ngiti ni Wu Zhenshen na sulok ng bibig ay lalong kahanga-hanga. Kailangan niyang sabihin na ang mga salita ni Jiang Chen ay nasa kanyang puso, at na siya ay nag-aalala tungkol dito. Paano kung may pagbabago? Kung oo, mahirap silang labanan ngayon, ngunit kung nandyan si Jiang Chen, mahirap sabihin. Si Wu Zhenshen ay hindi lubos na makapaniwala kay Jiang Chen at sa iba pa, ngunit ang taong ito ay nagligtas sa kanilang buhay pagkatapos ng lahat. Sa pangkalahatan, ito ay isang dalisay na kalikasan, at wala siyang dahilan upang hindi maniwala kay Jiang Chen. Siyempre, kung ayaw ni Old Master Wu, hindi kami nag-abala, dumiretso kami sa Central Region Divine Land. Natapos si Jiang Chen, unti-unting nawala ang ngiti ni Wu Zhenshen, itinuro si Jiang Chen, walang magawang umiling. Pinigyan mo talaga ako ng general, pinilit mo akong pumasok sa Liangshan. Hehe. Umiti si Wu Zhenshen at puno ng dignidad ang kanyang mukha. Pinigyan siya ni Jiang Chen ng ultimatum. Kung hindi siya sumang-ayon, hindi niya magkakaroon ng tindahang ito pagkatapos madaanan ang nayon na ito. Alam na alam din ni Wu Zhenshen na ito ay isang win-win na sitwasyon, ngunit maaaring kailanganin niyang gumawa ng isang tiyak na antas ng konsesyon. Kung hindi siya natatakot sa 10,000, matatakot siya dito. Kung may nangyari noon, baka may buhay silang lahat. Kung wala ng buhay, ilan pa ang kayamanan? Nagdalawang isip si Wu Zhenshen at alam niyang kailangan niyang magdesisyon. Kinailangan ni Jiang Chen na kumuha ng sariling saloobin kung gusto niya talagang umalis o hindi. Kung hindi, ang alyansa ay maaaring hindi ganoon ka-simple. Naghahanap lang ako ng katotohanan mula sa mga katotohanan. Sinabi ni Jiang Chen na isa rin itong paraan, ngunit para kay Wu Zhenshen, malaki rin ang pakinabang nito. Hindi niya malalaman ang katotohanan ito. Limitado ang kanilang kakayahan. Kung pipilitin nilang pumasok sa Deserte Divine Region, ang resulta ay ito ay maaaring hindi mabata para sa kanila. Ang eksperto na namatay bago ang higit sa 20 God Venerate Realm Middle Stage ay ang pinakamahusay na patunay. Pagamat hindi ito ang kanilang tunay na pangunahing lakas, gaano kahirap na linangin ang isang batch ng dalubhasa ng God Venerate Realm, hindi lang naisip. Ang pinakasimpleng isa, ang pinakamalaking background ng isang sekta ay ang makita ang lakas ng God King Realm at God Venerate Realm ay hindi sapat, kahit na ikaw ay malakas at walang backbone, ang sektang ito ay tiyak na mapapahamak na magtagal magpakailanman. Nakita ni Tantai Jingzhang ang ekspresyon ni Wu Zhenshen. Alam niya na gusto talaga ni Master Wu na sumang-ayon kay Jiang Chen. Kung gayon ang kanilang mga lihim ay hindi may save.
Ang mga bagay na iyon ay dapat nakabilang sa kanilang fossil sect, ngunit ngayon ay kailangan nilang ibahagi sa iba. Hindi ito magandang balita para sa kanila. Master Wu, ito. Gusto pa ring magsalita ni Tantai Jingzhang, ngunit kumaway si Wu Zhenshen at sinabing, "Walang masasabi, hanapin ang Beyond the Heaven meteorite, pantay-pantay tayo, paano ang mga maliliit na kaibigan?" "Bueno, gusto kong makipag-usap sa mga taong tulad ni Tatay na hindi nangungulit." Tumingin si Jiang Chen kay Tantai Jingzhang na may malabong tingin. Sumulyap si Tantai Jingzhang kay Jiang Chen, malamig na umuso, ngunit wala. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Master Wu na gusto niyang magbago, imposible, sa pagkakataong ito kailangan kong makinig kay Master Wu. "Commander, walang pag-asa si Tantai Jingzhang para kay Jiang Chen. Pagamat mayroon siyang ilang mga kasanayan, ganap itong naiiba sa tunay na half-step God Sovereign. At least sa sarili niyang mga kamay, hindi siya mahirap sirain. Sana hindi ka mabaygo." Pagkatapos nito, tumalikod at umalis si Tantai Jingzhang, nangunguna sa harapan. Ganito siya, "The little friend should never mind, the character is already, the pure nature of the person, most of the time." Sabi ni Wu Zhenshen, "Karamihan sa mga tao na may dalisay na kalikasan ay kaya, natatakot ako na wala kang masabi sa babaeng ito, kung nasa tabi mo ito, tinatayang hindi ka masanay sa kanya, ang tipikal ay ang mga mata ay mas mataas kaysa sa itaas, ngunit para sa iba ay hindi, ang kaso, ayaw intindihin ni Jiang Chen, suot ba talaga niya sa harap niya? Haha, mukhang may nakipagtalo na sa iyo, little Chen, bilasan mo. Tingnan mo si Jiang Chen, ang malupit na kilay ni Monk na may halong kulay sa kanyang mga mata. Hindi kita inaaway, kapatid ko, huwag mong subukang saktan si Tantai Jingzhang. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama, kahit na walang sinuman dito ang magpapahiya sa iyo. Ngunit kung papasok ka sa fossil sect, pumasok sa sakop ng Kunshan County, kung maglakas loob kang puntiryahin si Tantai Jingzhang, maaari kang atakihin ng hindi mabilang na mga batang talento. Walang makapagliligtas sa iyo." Umiling si Sun Xiaolong at Bam Antong hininga. "Gusto mo pa talaga, wala akong ideya sa kanya, ang daming magandang babae, pero ang ganitong klaseng dominatrix, hindi ko kakayanin, makatitiyak ka na kahit ang babae sa ilalim ng araw ay patay na, I guess hindi ito makakasama sa kanya." Umiling si Jiang Chen, "Tapos gamaan ang loob ko. Concerned din ako sa iyo. Kung tutusin, walang makakalaban kay Tantai Jingzhang. Kahit na mayroon kang ilang mga kasanayan, dapat mong tandaan na bantayan laban sa pagmamataas at pagmamataas. Hindi ka maaaring maging respeto sa sarili. Kung hindi, papasok ka sa Central Region Divine. Pagkatapos ng LAN, mahihirapan itong lumipat. Ako ay labis na nagseselos sa iyong mga salita, dapat kang pumunta sa iyong puso." Sinabi ni Sun Xiaolong nang may malakas na puso, sa sandaling ito, talagang naramdaman ni Jiang Chen na ang Sun Xiaolong na ito ay isang malaking bibig, at ito ay walang katapusan at mas mahirap kaysa sa isang babae. "Salamat sa pagpapaalala." Sinabi ni Jiang Chen na walang magawa, kumunat ang kanyang mga kilay, ngunit ang taong ito ay tila may malaking interes na malaman ang direksyon ng buhay ni Jiang Chen. Palagi niyang hinahanap si Jiang Chen para makausap. "Tingnan mo, ang harapan ay ang maliit na nakabukod na bundok." Naglakad si Sun Xiaolong sa harapan at nagdadaldo. Inaasahan ng lahat, isang pabilog na tagaytay, na lumilitaw sa mga mata ng lahat, isang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya, na umuugoy mula sa maliit na nakabukod na bundok. Ang nakapalibot na mga sinaunang kakahuyan ay nalanto lahat. Sa loob ng 1,000 milya, ang maliit na nakabukod na bundok ay halos katawa-tawa. Maging ang bundok ay tila may malaking pagpapalihis. Ang pinakamahalagang bagay ay walang puwersa ng buhay dito. Lahat ng halimaw na hayop, lahat ng bakas ay mahahanap, wala saan man hahanapin, ang nakapalibot na mga bulaklak at mga puno, lahat ay natuyo ng walang kaunting tubig. Kahit na pumasok si Jiang Chen at ang iba pa, nakaramdam din ito ng matinding pang-aapi, ang bibig ay tuyo at tila may 10 litsyo ng araw sa langit. "Way damn guy, paano naging mainit?" Walang duda na mayroong isang maliit na nakabukod na bundok. Ang bundok ay parang agila, at ang mga pakpak nito ay umaangat, ngunit ang tagaytay sa gitnang bahagi ay tila nagbago. Sabi ni Sun Xiaolong sa malalim na boses,
Kumunot ang kanyang mga kilay at hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Kung ang Beyond the Heaven meteorite ay talagang bumagsak dito, ito ay malamang nasanhi ng Beyond the Heaven meteorite. Kung hindi man, hindi ito magiging mainit, at kahit na ang Tagaytay ay magbabago ng malaki. Kung walang landslide ang crust ay nagbabago sa crust, at ang bundok ay hindi magbabago kailanman. Pulong ni Wu Zhenxian, ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid, at sila ay nakaramdam ng higit at higit na tuyo, na nagpapahiwatig na talagang posible na ang Beyond the Heaven meteorite ay bumaba, na haantong sa ganitong sitwasyon. Ang tuktok ng bundok ay hubad. Tila isa itong maliit na nakabukod na bundok. Walang natira, kahit na ang mga cute na maliliit na hayop ay wala na. Hindi ito masusunog sa epekto ng Beyond the Heaven meteorite, Amitabha. Nagtatakang sabi ng malupit na monk. Ang dami mong iniisip. Ang pamilya ay tila mahabagin, at sa wakas ay nakakaramdam ka ng kaliwanagan. Tiningnan din ni Jiang Chen ang monghe na may ilang pagkakamali. May magandang buhay ang Diyos. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay mararamdaman ng malupit na monk ang damdamin ng isang pamilyang Budista. Amitabha, nature yan, little Chen, hindi mo maintindihan, the more cute the little animals, the better. Mayroon akong karanasan sa mga taong ito. Seryosong sabi ng malupit na monk. Pinaliktad ni Jiang Chen ang puti ng mga mata at tumingin sa monk. Seryoso ba ang lalaking ito? Ang mas cute, mas maganda. Ano ang dahilan? Naisip ni Jiang Chen na ipagmalaki siya minsan at naisip na umunlad ang kanyang kaharian, ngunit hindi ko inaasahan na ang monghe na ito ay magpapakain ng mga cute na maliliit na hayop, at ikaw ay walang pagbabago. Bahagyang kumikibot din ang sulok ng bibig ni Qing Zuan, kahit na siya ay medyo masama para sa malupit na monk, ngunit siya ay isang mapagmataas na kilos, hindi napigilan. Oh, ang Daoist ay tunay na ugali, at ang alak ay nasa bituka, at ang Buddha ay nananatili sa puso. Nakangiting sabi ni Wu Zhenxian, ibinaling ang kanyang ulo at tumingin, naging matalas din ang kanyang mga mata. Ang harap ay ang pabilog na Tagaytay. Pumunta at tingnan kung may anumang pakinabang. Si Wu Zhenxian ay sumugod sa unahan, ang matanda at ang malakas, ang mga yapak ng walang laman, direkta sa isang malaking bato sa itaas ng Tagaytay, tinatanaw lamang ang Tagaytay sa loob ng 1,000 milya, sa isang sulyap. Kung mas malapit ito sa kailaliman ng Tagaytay, mas nararamdaman ni Jiang Chen ang nagliliyab na enerhiya, na tila patuloy na nakakaapekto, na gustong ikalat ang mga ito. Gayunpaman, walang pakialam si Jiang Chen, dahil ang iba ay tila walang ganitong pakiramdam, marahil siya ay nag-ilusyon. Master Wu, nakikita mo, tila may malaking pulang meteorite. Tantay Jing Zhang titig bahagyang itinuro sa harap, ang mag-aaral tightened. Ito ay talagang Beyond the Heaven meteorite, at naramdaman ko rin na mayroong isang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya doon, naruroon. Wu Zhenxian expression isang sulyap, madiin na tumango, at nakita rin ni Jiang Chen ang maliwanag na pulang meteorite na may sukat na 10 talampakan. Para itong mabangis na hayop, at anumang oras ay maaaring sumabog. Ito na. Naghahanap kami ng Beyond the Heaven meteorite, yun lang. Maging si Sun Shaolong ay labis na nabigla at hindi napigil ang mapasigaw, puno ng saya. Hahaha, break na talaga sa bakal na sapatos lahat, hirap na kayo. Hindi madaling hanapin ito dito. Napabuntong hininga talaga ito. Ngunit kailangan pa rin nating pasalamatan ang lahat ng fossil sect, kung hindi, kailangan nating mahirap hanapin ito dito. Isang nakakatalim na tawa, nakasuot ng 1,000 milya ang layo, umaalingaw-ngaw sa itaas ng kawalan, 7 figure ang lumilitaw sa tiyan ni Tantay Jing Zhang at ng iba pa, na pinamumunuan ng mahabang buhok na matandang lalaki, isang mukha ng madilim at malamig, ngumiti sa malamig at malumanay at reserbado. Matanda, walang hiyang bagay ka, gusto mo pang pumasok. Biglang tumalikod si Wu Zhenxian at tumingin sa mahabang buhok na matanda at galit na sinabi. Old dog Wu, ilang taon na tayong hindi nagkikita, ang lakas mo, pero hindi masyadong umuunlad, hihihi. Maasim ang sabi ng veteranong mahabang buhok na si Guan Meren. Kailan ginawa ang parehong bagay ng Guandong sect, bilang isa sa mga sects of Drawing Sword sect, hindi ka ba nakakaramdam ng kahihiyan? Well, ikaw na sekta ng Guandong ay isa rin sa nangungunang 10 sekta ng Kunshan County.
Nakakalito talaga. Sumimangot si Wu Zhenshen, sa sandaling ito, sa wakas ay medyo masama ang pakiramdam niya. Kung hindi kasama si Jiang Chen at ang iba pa, dapat na siyang tumalikod at tumakas. Ngunit kung nandoon si Jiang Chen at ang iba pa, medyo may tiwala din siya, tila laging tama ang pinili ko noon. Master Wu, taga Guangdong Sect ba sila? Nagulat din si Tantai Jingzhang nang makita si Master Wu. Wala tayong kinalaman sa Guangdong Sect, paano sila lilito dito? Sinabi ni Tantai Jingzhang na may malaking hindi maintindihan na ang kanilang sitwasyon ay napakahirap ngayon. Sa kabutihang palad, dinala ni Master Wu si Jiang Chen at ang iba pa. Kung hindi, maaaring hindi sila makagawa ng pag-unlad. Ang pananaw ni Master Wu ay nagligtas sa kanila. Sumulyap si Tantai Jingzhang kay Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang taong ito ay talagang umiling sa kanila. Ito ay isang bagay nang wala sa hang-up. Kung may totoong labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, talagang hindi siya makapaniwala. Si Jiang Chen at ang iba pa ay hindi mamamatay ng husto. Bagamat naranasan mo ang mabigat na pagkalugi, mayroon pa ring mga tao na nagtutulungan. Mukhang sa pagkakataong ito ay nasa kamay ka pa ng mga higanteng gagamba, ngunit ngayon, maaaring hindi ka gaanong swerte. Tumayo si Guan Meren sa paligid ng kanyang dibdib at sinabing may panunuya. Kahit na, kung gusto mong tumakas mula sa aking Guangdong Sect, ito ay imposible. Guan Meren, sa tingin mo kaya mo talaga akong mapayuko ng Fossil Sect? Masyado kang self-righteous. Umasa ka lang sa iyong pitong half-step God Sovereign, gusto mo bang takpan ang iyong mga kamay? Sinabi ni Wu Zhenshen sa isang malalim na boses, kahit na ang kanilang kasalukuyang lakas ay mas mahina, ngunit hindi sila nakaupo, at si Jiang Chen ay hindi malakas, ngunit ang mga malupit na monk at Fire Kilin at Qing Zuan ay mga tunay na eksperto at tiyak na maaaring maging isang kaaway. Sa oras na ito, maaaring hindi sila dehado. Tot, akala ko kahanga-hanga ang Fossil Sect. Hindi ba panahon na para umasa sa iba para tumulong? Kung hindi, hindi ito isang bangkos ng basura. Naiinis na sabi ni Guan Meren, mahinang kinukot siya si Wu Zhenshen at ang iba pa. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang susunod na set, si Guan Meren, ang iyong hamak at walang hiyang lalaki, ay nagtatago sa aming likuran upang subukang kunin ang Beyond the Heaven Meteorite. Kahit ngayon, kahit sa ganitong buhay, hinding-hindi ko hahayaang magselos ka. Diretso ang tingin ni Wu Zhenshen kay Guan Meren, at itinuro ng dalawang tao ang mga on, at handa na silang bumitaw. Ang hitsura ni Guan Meren ay direktang nakagambala sa mga naunang plano ni Wu Zhenshen. Sa kabutihang palad, siya ay matalino at hinayla si Jiang Chen at ang iba pa. Kung hindi, sa sandaling ito, wala na talaga siyang paraan para makapunta sa langit. Huwag mong sabihin na ipinaglalaban mo ang Beyond the Heaven Meteorite. Gusto mo mang umalis dito ng buhay, napakahirap na bagay. Tinitingnan ni Tantai Jingzhang ang mga taong ito. Ang mga mata ay madilim at malamig, isang malaking labanan, ay hindi na maiiwasan, kailangan nilang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon, kung hindi, ito ay malamang na magdusa. Una, malakas, walang gustong pabayaan ang ibang tao na tumira rito, pero lahat ay naiinggit, pati na si Guan Meren. Hindi niya alam kung paano si Jiang Chen at ang iba pa. Kahit na napakaraming higanteng gagamba ay hindi makakatulong sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi kailanman maaaring maging isang general. Malungkot ang ekspresyon ni Tantai Jingzhang, handa na siya, at ang mga taong ito ay gustong kumain mula sa kanilang mga bibig, tiyak na hindi ito ganoon ka-simple. Nako, napakatalino at madaldal, paano mo nakukuha ang balitang ito, kailangan mo pa ba ng masyadong maraming pagsasalaysay? Para kang Fossil Sect, kung hindi mo sisirain ang isang maliit na pinto, makakakuha ka ba ng balitang ito? Para lang ako kay Heaven, matagal ka na naming pinapansin kaya wala kang pressure. Ito ang utos, maaari kang mamatay dito, at ang kalooban ng langit, syempre, itong Beyond the Heaven Meteorite, hindi ka kwalipikadong tanggapin ito. Nakangising sabi ni Guan Meren, gumagawa na ng lihim na gawain ang mga taga Fossil Sect, dahil matagal na nilang pinagmamasdan ang Fossil Sect, kung hindi, hindi nila ito malalaman. Ang walang hiyang lalaki, ang taong pumatay sa sekta ng Kawang, ay ikaw, isa kang kakila-kilabot na bastard. Sigaw ng magnanakaw at hinuli ang magnanakaw.
Ngayon, kailangan kong ipaghiganti ang mga inosenteng disipulo na namatay sa dinastiyang Kwang. Ano ang magandang bagay tungkol sa Guangdong sect? Ikaw, kapag fossil sect ako, natatakot ka ba dito? Wu Zhanshan stepped out upang labanan ang bawat isa na may pantay na kalupitan, Guan Meren ay dinkutis, at Wu Zhanshan apat na mata contact, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay isang hit din. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo, Old Dog Wu, kung tama ka sa aking Guangdong sect, tiyak na wala kang magandang katapusan. Kailangan kong bigyan ka ng babala ngayon. Kung humihingi ka ngayon ng awa, baka maiwan kita ng isa. Ang buong katawan, kung hindi, tiyak na matatakot kayo, at sa panahong iyon, lahat kayo rito ay mamamatay. Walang pakialam na sinabi ni Guan Meren na tila ito na ang huling gabi para kay Wu Zhanshan. Ikaw ay isang walang hiyang baliw, hayaan mo akong humingi ng awa sa iyo, ang mga idiots ay nagsasabi ng mga pangarap, humph humph, tingnan ang tunay na kabanata sa ilalim ng kamay, kung maaari mo akong talunin, kung gayon ako si Wu Zhanshan ang hahawak nito. Tinutukoy ni Wu Zhanshan si Guan Meren, na mayabang at mayabang. Tiningnan ni Jiang Chen ang paghaharap ni Wu Zhanshan kay Guan Meren, at may kaunting paliwanag sa isip. Sa simula pa lang ay may galit na ang dalawang lalaki na ito. Kung ito man ay Guangdong sect o fossil sect, tila hindi ito fuel efficient lamp. This time lumuhad na sila, parang may token action siya, at least wait for these people to solve it. Well, bibigyan kita ng kulay para tingnan. Sa panahon ngayon, laging may mga taong hindi marunong tumangkad, hahaha. Nakangiting sabi ni Guan Meren, punong-puno ng kawalang interes ang kanyang mga mata, at wala siyang dapat ipag-alinlangan sa oras na ito. Kung maaari mong talunin ang mga sundalo ng hindi lumalaban, ito ay malinaw na isang magandang bagay, ngunit ang mga fossil sect guys ay matigas ang ulo. Mahirap, dapat ay nagsagawa siya ng mga parusang aksyon. Ang sect ng Guangdong ngayon, kahit na hindi isang pugad, ngunit lumabas din ang halos kalahati ng eksperto, pitong half-step god sovereign, ay isang maliit na lakas ng Guangdong sect, ang pitong ekspertong ito, sapat na para matigilan ang hindi mabilang na mga tao, kung si Wu lang. Sina Zhanshan at Tan Tai Jingzhang, pagkatapos ay pito sa kanila ay tiyak na madudurog, ngunit ngayon ay isang firestep lin ang half-step god sovereign realm, dalawang half-step god sovereign, ay sapat na upang gawing Sol M na si Guan Meren, kahit na sila ang may kapangyarihan. Ngunit hindi nangangaha si Guan Meren na baliwalain ito. Kung mabaygo ito, maaaring ang buong hukbo. Inilalabas na ngayon ni Guan Meren ang mainstay ng buong fossil sect, ganap na walang pagkawala, at sa pagkakataong ito ay bumili siya ng dobling insurance, hindi na babalik ng walang dala. Marami pang sasabihin, walang tulong, hindi gagawin, kailan maghihintay. Walang pakialam na sinabi ni Wu Zhanshan, sword si lahat, sa pagkakataong ito ay maaaring abalahin ka na naman. Sinabi ni Wu Zhanshan kay Jiang Chen at sa iba pa. Hindi bale, hindi maiiwasan ang token action. Pagkatapos ng lahat, itong Beyond the Heaven meteorite ay mayroon din. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, hindi gumagalaw. Hindi ikaw ang nagsabi, hindi mo kailangang magpakumbaba. Tumingin si Tan Tai Jingzhang kay Jiang Chen, at ang labanan ng half-step god sovereign realm ay tiyak na hindi kakayahan ni Jiang Chen na lumahok. Sa pagkakataong ito mayroon silang dalawang tao, na maaaring mahirap samantalahin. Sige, monk, baka magdusa ka na naman, hehe. Umiling si Jiang Chen at tumingin sa malupit na monk. Haha, mahinang manok, manatili ka rito. Tingnan mo si Ben Fei na nagbibigay sa kanila ng magandang klase. Ang tingin ng mga awit na monk kay Jiang Chen, nang makita niyang si Little Chen ay sinisigawan ni Tan Tai Jingzhang, ang kanyang puso ay madilim at cool. Hoy, ang iyong anak ay ngayon din. Sinabi ng transmisyon ng tunog ng monghe na si Jiang Chen ay direktang binaliwala, hindi ito ang unang pagkakataon, si Jiang Chen ay talagang tamad na kumilos, mayroong isang malupit na monk, hindi niya kailangang mag-alala, ang lakas ng mga taong ito, at ang malupit na monk mayroon pa ring ilang mga puwang, tulad ng maaari niyang samantalahin ang pagkakataong malaman ang tungkol sa lakas ng dalubhasa ng Central Region Divine Land. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ipaalam sa akin at ipaalam sa amin ang tungkol sa aming Guangdong sect. Kumaway si Guan Meren, sa likod ng anim na half-step god sovereign, lahat sa sandaling ito, ang singil ay nasa harap,
isang walang kapantay na malupit, ang nagwawalis, anim na tao ay hindi mauubos, mayabang, parang pilak na ahas habang rumaragas ang dagat, ang mga mata ni Guan Meren ay bahagyang malamig, at kinuha niya si Wu Zhenxian. Mayroon siyang pilak na singsing na kutsilyo, mga sinag ng liwanag, at isang blade na kumikinang, na palm unit sa kawalan. Nabangga ni Wu Zhenxian ang Guan Mu Sword, umaapaw ang apoy, at nagmamadaling sumugod, gamulong ang nakakatakot na mga alon ng hangin, ni isa man sa kanila ay hindi makaiwas, ang dulo ng karayom sa dalaga, nabigla sa lahat ng dako, hakbang-hakbang na layuning pagpatay, bawat sandali sa harap mo ang Buddha ay puno ng layuning pagpatay. Sa Monk Unceremonious, isang mabigat, isang kaaway tatlo, isang tao ang humihila pababa sa opens iba ng tatlo, at hindi nakikita ang kahit kaititing na pagkatalo. Sina Tan Tai Jingzhang at Qing Zuan at Fire Kilin ay bawat isa ay ipinaraise sa half-step God Sovereign, ang tatlong tao na singil, hindi mahina, halos ganap na nagdudurog sa isa't isa, Titan, Tibet Zuan, at Fire Kilin, ang tatlong taong ito ay mabangis sa lakas, at hinding-hindi nila mararamdaman ang panggigipit sa isang kaaway at dalawa, ngunit lahat sila ay kinuha ng malupit na monk. Ang taong ito ay ganap na kalaban tatlo, na hindi mabuti, lahat ay pinigilan ito ng malupit na monk. Tanging ang labanan sa pagitan ni Wu Zhenxian at Guan Meren ay tila pantay na nahahati sa taglagas. Ang lakas ng dalawang tao sa pagitan nilang dalawa. Ang kapangyarihan ng half-step God Sovereign Realm ay ipinapakita din sa sukdulan. Hinahabol mo ako, ngunit walang magagawa kung kanino. Ang kakila-kilabot na kapangyarihan, ang nakapalibot na Kangshan ay gumuho lahat, sa itaas ng Tagaytay, lahat sa gulo, ang bundok ay nasira, ang sinaunang kahoy ay kulay abu, ang half-step God Sovereign Realm Expert, ang kapangyarihan, ganap na naiibang araw at wika. Naku, ang lakas talaga. Mga kapatid, may sakit talaga tayo sa isa't isa. Kailan ba tayo maghihintay hanggang sa maging kasing galing nila? Parehong mga taong nahuhulog sa mundo, bakit sila nagkakilala? Ang lungkot talaga. Tinapik ni Sun Xiaolong ang balikat ni Jiang Chen at napabuntong hininga. Ang kahinaan ay hindi namin kasalanan, ngunit ang aming oras ng paglilinang ay maikli pa rin. Nagkibit balikat si Jiang Chen at sinabi, hindi ito dahilan. Mahigit 1,000,000 taon ka nang nagsasanay. Ang mga tao ay mas mahusay kaysa sa iyo sa loob ng 3,000 taon. Wala ka bang kaunting kahihiyan? Bagaman hindi ito maihahambing sa pinakamalakas na henyo, ito ay palaging mas mahusay kaysa sa itaas. Higit pa sa sapat. Kung hindi, paano mo malilinang ang iyong mukha? Mali ang iniisip mo. Pipintasan kita, aking nakababatang kapatid, buhay, dahil tinatahak ko ang landas ng dalubhasa, ang paghahangad ng buhay na walang hanggan, ang paggalang ng mundo. Dapat tayong gumawa ng tamang poster. Sabi nga sa kasabihan, ayoko maging general soldier. Hindi ito magaling na sundalo. Kailangan nating makipagkumpetensya bilang isang dalubhasa upang makatayo sa banal na mundo na ito. Hindi magandang bagay ang maging kampante. Dapat lagi mong maramdaman na ako ang pinakamahina, dapat akong magsumikap at maging mahusay sa paglilinang upang ako ay maging mas malakas kaysa sa iba. Sinabi ni Sun Xiaolong nang may malakas na puso, palagi niyang nararamdaman na si Jiang Chen ay hindi tulad ng isang dalubhasa. Kung ikukumpara sa iba pang tatlong hakbang ng half-step God Sovereign Realm, isa lang siyang modelo ng hindi pag-unlad. Hindi mo kayang isuko ang sarili mo. Ikaw ang pinakamahina sa inyong apat. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nakakaramdam ng mali? Kung maabot ko ang eksperto ng half-step God Sovereign Realm, ang sitwasyon ngayon ay babalik ako sa isang iglap, tiyak na lalaban ako sa isang kaaway, at pagkatapos ay lalaban sa mga pulutong, at hayaan silang pumunta sa ilalim ng kabayo, para sa aking fossil sect upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi ako handang maabot, hindi ko pa rin maabot ang half-step God Sovereign Realm, ang hakbang na ito napakahirap at napakahirap. Pero hindi yun pumipigil sa akin na magkaroon ng ekspertong puso na hindi ko kayang pagbigyan. Naiintindihan mo ba? Walang sawang itinuro ni Sun Xiaolong si Jiang Chen, ipinagmamalaki ng kanyang mukha ang kanyang kulay. Kung tutusin, mas magaling siya kay Jiang Chen. Ito ay walang pag-aalinlangan, kaya ito ay maaaring masiyahan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ng kaunti.
Kung hindi, siya ay inaasahan na maging ang pinakamahina, ang puso ay tiyak na masasaktan, at ito ay mas mahirap kaysa sa kanyang ginawang aksyon. Tingnan si Jiang Chen na tumango, nagpatuloy si Sun Shaolong. Nakikita mo na ang aking lakas ay umabot na sa tuktok ng God Venerate Realm, at maging ang Half-Step God Sovereign. Ang karaniwang Half-Step God Sovereign ay gustong patayin ako, imposible, ngunit hindi ako kailanman naging mayabang na may sekta bilang responsibilidad ko. Magsasanay ako ng tahimik, walang pagsisisi, at balang araw, ako ay magiging elder ng Fossil Sect. Balang araw, hahayaan ko silang magkatinginan. Sa oras na iyon, ito ang sandaling masaksihan mo ang himala para sa akin. Sa araw na iyon, hindi ito dapat para sa masyadong mahaba. Sa iyong kasalukuyang lakas, upang maabot ang Half-Step God Sovereign Realm, tinatayang 100,000 taon pa rin ang pinakamaliit, ngunit hindi ka dapat masiraan ng loob, magsanay sa isang paraan, ngunit nakawin ang yin at yang upang gawin ang buhay at kamatayan ni Samsara. Kung gusto mong maging isang malaking kaganapan, dapat kang magsimula sa puso. Kung walang tulong mula sa The Wist ngayon, natatakot ako na baka maging kalaban ako. Nasa harap ang The Wist, at hindi ko ipapakita ang kaunting lakas ko. Nagmamalaki ang mukha ni Sun Shaolong, si Jiang Chen ang kanyang pinakamahusay na tagamasid, at maaari pa rin siyang mag-install ng ratio paminsan-minsan. Napaka-komportable, at kahit na siya ay isang buhay at kamatayang labanan, hindi niya ito magagamit. Dito sumisigaw ang watawat para sa Fossil Sect sa lahat, si Sun Shaolong ang pinakamagaling dito. Jiang Chen sulok ng bibig, palaging may mahinang ngiti. Ang Sun Shaolong na ito ay simpleng baliw, ngunit totoo na hindi ito gumagawa ng ulo ng ibon, ngunit ang kanyang kabaliwan ay nasa saklaw din ng paglilinis. Pagkatapos ng lahat, sa tunay na eksperto sa Half-Step God Sovereign Realm, hindi niya ito inilagay sa harap niya, ngunit sa harap niya, palagi niyang nararamdaman na kaya niyang daijin ang kanyang sarili, at ang saloobin ng isang pares ng matatanda ay itinuro kay Jiang Chen, kahit si Jiang Chen ay naramdaman na ang mga paninda ay talagang it's to damn. Gayunpaman, walang malaking solusyon para kay Sun Shaolong. Ang taong ito ay medyo masaya, at hindi niya ito mababali, hindi pa banggitin ang lakas ng kanyang God Venerate Realm sa late stage. Siya nga ay hindi kwalipikadong maging sa harap ng mundo, kahit si Tantai Jingzang ay tama. Hindi ko ito pinansin, at tiyak na lalong hindi kapanipaniwala si Sun Shaolong. Parang walang kapantay talaga ang lakas ng The Wist. Sa oras na ito, ito ay talagang isang kaaway tatlo. Napabuntong hininga talaga ako. Sinabi ni Sun Shaolong sa malupit na monk, ang ekspresyon ay puno ng pagsamba, ang kapangyarihan ng monk ay ang pinakamakapangyarihan, walang alinlangan, kahit sina Tantai Jingzang at Wu Zanshen, ay hindi maaaring maging kanyang kalaban, ito ay malinaw sa lahat, ngunit ganoon din ang expert ng Half-Step God Sovereign Realm, na may tatlong kaaway, ito ay kahanga-hanga. Noong nakikipaglaban sila sa mga higanteng gagamba, alam na nila ang kapangyarihan ng monk-monk. Kahit na ito ay para sa mga tao ng Half-Step God Sovereign Realm, paanong hindi ito nakakagulat? Napakamangha, ang lakas ng The Wist ay ganap na maihahambing sa eksperto ng God Sovereign Realm. Oo, napakalakas na paraan, talagang hindi tayo kayang tumugma, kahit ang ating Master Wu at Senior Sister Tantai, ay hindi maaaring maging kalaban ng The Wist. Iyan ay kalikasan, The Wist na puso ay mabait at mahabagin, mayroon tayong panahon ngayon, kung hindi, sa harap ng mga dambuhalang gagamba, dapat tayo ay namatay, kahit si Master Wu at Senior Sister Tantai ay misisiraan lamang ng loob, tayo ay dapat na maging isang kanyan, kumpay. May mga The Wist, itong Guandong Sect ay hindi mangangahas na mamatay para sa atin. Ngayon ang The Wist ay halos kasing tatag ng Taishan, at mayroon na tayong ilang mga pakinabang. Ang mga disipulo ng Fossil Sect ng God Venerate Realm sa gitnang yugto ay puno rin ng nakakagulat na mga kulay. Bilang mga piling alagad ng Fossil Sect, makikita nila na ang sitwasyon ay medyo favorable para sa kanila kapag sila ay nabigo. Ang buong Fossil Sect ay malalagay sa matinding problema. Tingnan mo at tingnan mo, paanong hindi mo makukuha ang isa sa mga The Wist ng mga tao. Ang lakas ay hindi kasing husay ng The Wist, ngunit maaari mong ipagmalaki ang malalaking salita, bagaman mayroon kang 5 banal na tagabantay ng apoy, ngunit hindi iyon ang iyong tunay lakas kung tutuusin.
May matandang kasabihan na maganda. Kung gusto mong labanan ang bakal, kailangan mong maging matigas. Kung hindi mo kayang gawin ang sarili mo, wala kang magagawa. Kailangan mong matutunan ang aralin. Kailangan mong maunawaan na sinasabi ko ang mga salitang ito para sa iyo. Kung ibang tao, tinatamad akong sabihin sa kanila, ngunit malapit ako sa iyo, sasabihin ko sa iyo mula sa puso, kailangan mong malaman ang iyong posisyon, kailangan mong maunawaan kung gaano kakalayo sa eksperto, ito ang dapat mong maunawaan. Ang mga salita ni Sun Xiaolong, hayaan ang mga disipulo ng Fossil Sex God Venerate Realm Disciples, tumango, ay lubos na kumbinsido kay Sun Xiaolong, Sun Xiaolong bilang kanilang senior brother, nandoon pa rin ang awtoridad na ito.